Hello, mga idol. Cuarto versus Valladares, mga idol. Sensya na. May mga ginagawa pa kasi tayo. So, instead of focusing na ma-update po kayo, inuuna po natin yung mga responsibilities po muna natin. Hello. Oo, nag-start na. Kanina pa, actually. DIY promotion, hello po. Tingnan mo, anak, sa mga ilalim. Ito po, Cuarto versus Valladares, no? Hindi makita kung anong-ano, naka-Latino. Ano ba yan? So far, si Cuarto dito, he's looking for counter punch, mga idol, no? Tingnan mo na, baka nasa ibabang nag-report siya. Jojo, hello, Alien. Hindi po pwede, makaka-copyright po ako. So far, si Champ Cuarto po dito is the counter puncher, no? I don't know if ano yung plan nila dito, if magiging ano sila dito, magiging slow starter, or meron silang pinaplano, but Coach Nonoy, he said that yes, hindi ko nasasabihin kung anong suntok, they're planning for a punch combination that can bring Valladares down, but let us see, no? Cuarto complaining na na-low blow siya doon ni Valladares. Cuarto, oy! Cuarto caught him with a nice right, mga kaibigan. Magandang kanan yung tumama from Cuarto sa mukha nitong si Valladares. So far, this fight is a close fight, mga idol, no? Ayun, malakas na kanan na naman tumama sa mukha ni Valladares from Rene Mark Cuarto. Ayan. Kita natin sa dalawang boxer, lumapad sila, no? Kasi yung kahapon na kanilang weigh-in, ang papayat talaga nila, eh. Iba talaga kapag sa labas ang laban, mga kaibigan, mas high intensity yung pacing, no? Medyo malayo yung distansya nila sa bawat isa, so I think yun, tumama na naman si Cuarto ng dalawang kanan doon, two right straight, mga kaibigan. Ayan, so Coach Nonoy Neri, pinatali yung ano ni Cuarto, no? Natanggal yung tape. Ah, si Kwan pala, si Coach Vincent. Ayan, nice left hook by Rene Mark Cuarto. Umatake si Valladares pero na-atresan ni Cuarto, hindi umabot. So far, ang nakaka, pagka tune in natin, ang nakaka bigay ng clear punches, si Cuarto, yun, clear punches, again, ending the round, itong si Rene Mark Cuarto, mga kaibigan. Inyaga, hello. End of round 3. Apa. So, mga kaibigan, ano po tayo, let us, all pray na Champ Rene Mark Cuarto will be victorious sa laban po na ito. At of course, alam po natin na Mexico po, baluarte ng kalaban. Good morning, Sir Gary. Sir Islahano, hello. Inyaga, hello. Inyaga, may ano, usap pala tayo mamaya. Okay. Sir Alan Aquino, hello po. Ronaldo San Juan, hello.
Late na tayo ano kasi kinausap pa tayo nila Sir Sean eh, no? So may mga pinadala pang update sa atin. But anyway, ito na. I believe round number 4 may cover eh. But I think round 4 na po ito. Wait lang po ha. Ano lang ako. Ayun, nice right by Valladares pero bumalik ng kanan si Cuarto at isang malakas na left hook from Rene Marcuarto. But nakatama din doon ng isang kanan si Valladares. He is complaining about the head. Referee calls a timeout dahil nagkauntugan daw. But the referee said it was okay. So, time in. Balik-bakbakan. Oh, Cuarto. I think nasaktan si Valladares doon. Bumadi shot si Cuarto ng isang lepo sa katawan. Mukhang nasaktan si Valladares. Valladares is now backpedaling at may dugo si Daniel Valladares, mga kaibigan. I hope that Cuarto will use this as a target. Meron na pong cut dito sa kaliwang kilay si Rene Marcuarto, no? Ito din ang naging dahilan ng pagkakaputol na maaga yung laban ni Cuarto at ni Valladares at ni Taduran noon. Kasi nga maulo din itong lumaro si Valladares, no? But ito ang laki ng at ang dami ng dugong tumatagas na dito sa kaliwang mata ni Daniel Valladares. And again, a big left hook from Rene Marcuarto. As Coach Nonoy stated, meron silang combination na suntok na papakawalan for Daniel Valladares. So far, Cuarto is getting a little confident here sa laban po na ito. He's getting relaxed, he's losing up, mga kaibigan. I mean, inaano niya yung tightness ng katawan niya. Tinitingnan ng doktor itong cut ni Valladares, but hindi naman ito sa side naman siya dumadaloy, ano, yung dugo. So, let's see what will the doctor say about this. Oh, ano ito? Okay, tinitingnan nila. Okay, no problem daw. No problem. Tuloy po. Tuloy po ang laban. So, ayan, strong job by Rene Marcuarto. So far, Cuarto is finding his target. Ayan po. Eto po. Ayan, mga kaibigan. Si Cuarto po ang agresibo na po ngayon. Kanina, si Valladares ang umaatake. But ngayon, it seems like Cuarto is starting to feel it, mga kaibigan. Oh, ano yun? Winawarningan si Cuarto sa kanyang ulo, no? Headbutt daw. Medyo naging flat-footed na dito si Valladares. Jab straight combination from Valladares but hindi ganun kalalakas, no? Cuarto, waiting for an opportunity to land his shot. So far, very... Uy! Tumama yung upper cut ni Rene Marcuarto. Medyo na-outbalance dun si Valladares. Jab straight, upper straight combination. Ito po ang pinapakawala ni Cuarto. Okay, so far, kahit may headbutt yung round na yon, I think that's round number 4, hindi kasi makita eh, no? But I think lamang po sa round na yon si Rene Marcuarto in our unofficial scorecards because siya po yung nagpipress ng action, siya po yung nagdadala ng laban, ano? Siya yung agresibo. So, knowing Mexicans or, I don't know, siguro international naman, ano, hati yung mga judges. But for me, if you're going or if you're looking for aggressiveness, you will give it to Cuarto. Lagi natatanggal ng yung gloves ni Cuarto. Hindi yung gloves, PSA, yung tape.
natatanggal. Kasi pag mahinang klase yung ano kasi yung tape doon, pag nabasa, natatanggal eh. So ito na. I think this is round number 5. So far, maganda yung bounce nitong si Cuarto, no? While Daniel Valladares medyo ito ah, to be fair, I think he's gassed, no? Ayun, tumama na naman ng jab straight si Cuarto doon. Oh, unofficial scorecard after aba. Sa ating unofficial scorecard, 38 all. Hindi lang mamalaysa. Okay, so meron silang tig 2 rounds as per our unofficial ano scorecards, mga kaibigan. Cuarto with a... Oh, jab straight combination again by Cuarto, tas kumapit si Valladares. Nathan Ilo. Sir Nathan Lau, good morning. So, importante kung sinong mananalo sa round na ito, no? Uppercut again, may Cuarto. Maganda yung left uppercut ni Cuarto, tumatama. Jab straight combination and with a hook behind it, tumama yon from Cuarto. So far, itong round na ito, Cuarto ang tumatama ng malinis, no? Kung may kanan naman, pinakawalan dun si Valladares, pero sa glove tumama. Okay, uppercut by Cuarto, by Valladares, naka left hook counter naman itong si Rene Mar Cuarto. So far, kapag ka nagkakasuntukan, yumayakap agad. Uy, Sir Nathan Lau. Wow, salamat po, Sir Nathan. Sir Eye in the Sky, hello po. Let's go, Champ Cuarto. Sheila Masilaw, hello po. Okay, so... Jab. Ito pong... Ayun! Uppercut again! Cleanly landed by Rene Mar Cuarto sa baba nitong si Daniel Valladares, ano? Good shot. Placement there by Cuarto. Jab straight combination from Valladares. Valladares is actually backpedaling now, no? I think he's gassed. He looks winded kesa kay Cuarto dito round up. Oy, tumama na naman ang malakas na kanan itong si Cuarto, mga kaibigan. I think they are targeting yung cut ni Valladares dito sa kanyang kaliwang kilay. Double jab by Oy, uppercut again. Wow, I think he's ready to go. I think he's ready to go, mga kaibigan. Oy, left hook from Rene Mar Cuarto. Nasaktan si Valladares, kumapit, mga kaibigan. Oy, Sir Nathan Lau, maraming salamat, sir. Pakikumusta ako kay Sir Loy Gab. Opo, hawak po ng MPC Cuarto, Sir Zardo. Ayun, round number 5, clearly, you know, even unofficially, ibibigay ko po ito kay champ Rene Mar Cuarto, no. Round 5 na po, end of round number 5, Ma'am Sarah. Or V, hello po. Paki-share po para ma-update yung iba nating boxing fans at sa Facebook pa share po. Pwede po bang pa Suyo? PH pa Diana Dasmariñas, hello po. And sa iba po, pwede po bang pa-share sa FB din? Para mapalaganap yung update kay Champ Rene Mar Cuarto. BRFM, hello. Ayan, ano na, tulo ng tulo, yung cut sa kaliwang kilay. Nito pong si Daniel Valladares. Salamat, Sir Nathan Lau, ha? Sir, Ma'am Marilo Duquino, hello po, PH. Ayan na, round number 6 na po tayo. Nakita na natin yung round. Nandiyan yung round girl, eh. So far, ayan na po. Rene Mar Cuarto looks fresh. Ito pong si Valladares, talagang may mga grasa na nilagay. Okay. Alright, lamang na po tayo, no, sa ating pong unofficial scorecard. 47 si Cuarto, 40. Oy, binigay nila kay Valladares, sorry. So 48 Valladares, 47 Cuarto, what the? Ano ba naman yan? Sir Nathan Lau, ito po, salamat po. Ito po, mga kaibigan. Wow, aside from the clear shots, binigay unofficially yung score kay Babuel. We can't blame them. Yung nagbo-broadcast po is Mexico.
So Sir Brendan, umakyat mga kaibigan, ano? Wiping the gloves of Ganyan Marco Arto. Let's go Sir Brendan! Woo! Pakita natin Sir Brendan. Sir Brendan Gibbons. Ayan, oh. Let's go my twin brother! Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo. Okay, kapitan na naman ng mga boksingero. Kapit, kapit. Agresibong lumalakad pa forward itong si Rene Marquardt. Oy! Malakas na kanan. Binitawan ni Quarto, mga kaibigan. Medyo malakas na ngayon talaga si Quarto, mga kaibigan. Ano? Since yung rematch nila ni Taduran, nakita kong nagka-power talaga itong si Quarto, mga idol. Jab straight combination from Valladares, but Quarto took it well. Yan. Round number 6 po tayo, no? Quarto is very patient right here. We can see that he's just taking his time, no? And Valladares, duguan ng kanang kilay. I think they're, ayun, malakas na kanan pero nailagan. Malakas na kanan from Quarto pero nakailag si Valladares. Valladares is backtracking. Oh! Tumama na naman ng isang uppercut na maganda itong si Rene Marquardt. Oh, medyo madulas dun, ano, sa gitna ng ring. Oh! Magandang, ayan, jab straight ni Valladares, hindi tumama. Oh! Left hook again by Quarto. I think he should follow him up, mga kaibigan. Tumatama ng magandang left hook si Quarto at halatang nasasaktan itong si Valladares, no? Ito po yung live. Saglit lang, so. Oh, duguan na talaga mga kaibigan. Duguan na itong si ano, si Daniel Valladares. Oy, nice. Oy, mukhang nasaktan. Follow up. Jab and then straight sa katawan, pinakawalan itong si Rene Marquardt. Quarto looks composed here. Round number 6 po tayo, mga kaibigan. He's picking his shots very well. Let's see if ito, end of round number 6. Let's see if round number 7 pataas, eh, magbabago po ang atake or yung pacing ni Quarto. Ayan, Coach Nonoy Neri giving his instructions. Coach Brendan Gibbons. Or Sir Brendan Gibbons is actually wiping his tears. I mean, his ano, sweat, ano ho. Ayan, so si, ayan. Sabi ni Coach Nonoy, eh mukhang ang sinay, kahit hindi natin marinig si Coach Nonoy, ang senyas niya, eh talagang combination, no? So I think Quarto will go for a combination round number 7 pataas. Ato, sa kabilang ano naman, ang kapal ng grasa na nilalagay kay Quarto, no? I think papapunasan to ng referee, masyadong makapal. Ito, tinitingnan na naman ng doktor, si Hello Damocloud. O, sasabi ng doktor, walang problema. Tuloy po ang laban. Tinignan yung cut ni Valladares. So far, laging na nagre-reklamo dito si ano, ha? Si Valladares, ano? Mm-hmm.
medyo reklamador na dito si ano, si Valladares, ano. Okay, so let's see kung may execute ni Cuarto yung instruction sa kanya ni... Oh, medyo hindi ako agree sa scorecards, mga idol, no? So the last two rounds, binigay nila kay Valladares. So 58-56 po ang score, no? And Cuarto is starting to, ano, throw haymakers right here. And kumakapit po itong Valladares. Mas may power itong si Cuarto, no? Ito, kada bato niya ng malalakas, yayakap na si Valladares. Like I said, Valladares looks winded, ano. Yon, double. Oh, all right. Tumama po si Cuarto doon nang maganda. Okay. So, this round number 7, hindi 'di ba? Yung Mexican na unofficial scorer ninyo, ayusin nyo, ha. Ayun. So, ayun, tumama na naman ang isang napakagandang kanan at medyo na yanig doon itong si Daniel Valladares. Uppercut again by Cuarto, mga kaibigan. Let's see, mga kaibigan, kung kanino nila ibibigay round na 'to. Okay, so ito pong si Cuarto ngayon, eh mas magaganda yung mga talagang patama at may ano, may sakit, ano? Sir Nathan, salamat po. Oh, again, a good counter punch by Cuarto. Kanan po 'yon, ano? At tuwing suntok po ni Cuarto ay nayayanig po itong si Valladares. Okay. Cuarto being very patient here. Waiting. Ayun. Umatake si Cuarto doon. 1-2. Pero nakaiwas itong si Valladares. Left hook again by Cuarto. At akap na naman agad itong si Valladares after niyang ano, no? After niyang makatama. After makatama ni Cuarto. Oy, tumama na naman si Cuarto doon ng kanan. End of round number 7. Let us see kung kanino ibibigay yon ng kanilang unofficial scorer. Nathan Lau, kanan po, pero ma-left hook po siya, eh. Inyaga animation nilo. Ito po yung mga slow-mo. Replay nung round number 7. Yung mga magagandang patama ni Cuarto doon. Isla, ano? Yan. Ganda nga po ng patama ni Cuarto. Round 8 na yata tayo, no? O yun, tumama na naman ang maganda si Cuarto, mga kaibigan. I think we need to step up the... Ayun! Nice jab! Napalipad yung ulo ni Valladares doon. Agoy! Bog! Tumba! Oh! What? Ha? What the... Ano ba naman yun? May suntok ref, eh. I just can't imagine kung gaano na naman ka ano niyan sa ano sa corner na ganun yung desisyon ng referee, man. I know Sir Sean is shouting right now. Tsaka Sir Brendan. But still, Cuarto is sensing that Valladares is hurt, you know. Oh, nice combination again by Cuarto. Oh, yan na naman, oh. Kapit na naman. Ref, ano ba? Nice combination by Cuarto again. And the face of Valladares is now a mess, mga kaibigan. Oy, eto na. I think it's only a matter of time.
they will break this Valladares down anytime soon, mga kaibigan. His face is now a mess and he's just now trying to survive. We still got plenty of rounds left. Ayun, tumama na naman si Cuarto doon, mga kaibigan. And basag-basag na yung mukha ni Valladares dito. Oh, yun! Tumama na naman ng magandang counter itong si Rene Marquarto, mga kaibigan. Oy! Nice counter! Oy! Nice left! Malakas talaga left hook na ano, no? Quarto. Oy! Tumama na naman ang kanan itong si Quarto, mga kaibigan, ano? Uy! Tumama na naman. Again, ang daming clear shots dito ni Cuarto. Maraming clear shots dito sa round number 8 yata ito, no? Oh, yakap na nang yakap si Valladares, mga idol. He is buying time now. He is hugging Rene Marquarto right now. He's making him feel that he loves him. Yun, end of round number 8. You know, unofficial scorecards. Let me see your BS scoring. Oo, binibigyan nila ng extra time, no? Nahalata nyo din. Box na dapat, kinakausap ako kunyari. Ayun. Sana ulitin yung ano, yung knockdown. Ayun, no? Grabe, clear shots from Cuarto, mga kaibigan. But again, kahit iganon pa ng referee yun, nasa mata ng mga judges pa rin yun. Oh, ayan, round number 9 na po tayo. So we got 4 rounds left, mga kaibigan. Referee, ay nako. Ito na. Oh, they gave Cuarto the last round. Oh, no, round number 8. Oh, no. Nahiya, nahiya. So, round number 9 po tayo. And they giving Valladares again extra time. What the? Si Sir Sean, ito, nakikita natin, nagbibideo. Papadala niya na naman sa akin yan. Oh, You're giving him extra time to rest. Box, wala naman sa mata eh. Oh. Yeah, wala daw problema. Mga Mexican yan eh. Pag sa Mexico, no blood, no foul. Mabira, pinapahinga yung... Ay, nako. Extra time to rest. I know he's winded, mga kaibigan. But still, pati naman si Cuarto nakapagpahinga dun. They're giving the Mexican extra time, mga kaibigan. Kasi alatang-alatang medyo pagod na, no? Well, yan yung mga normal naman yan sa mundo ng boxing. Mga sundot-sundot na ganyan, ano. Saka na yun. Oy! Oh, tumama dun si Valladares, ha. And we can also see that yung ilong ni Cuarto dito, dumudugo. Oh, tumama naman dun si Cuarto.
this round is interesting, mga kaibigan. Left hook again, and then kumapit na naman si Valladares. Again, they're trying to give the Mexican extra time always. Anyway. Let's go, Cuarto. Yun! Tumama din ang kanan naman si Cuarto doon. Magpapakapit. Mark, magpapakapit. Ayun, kapit ng kapit na si Valladares dito eh. But I think kailangan ano, itulak siya ni Cuarto, mga kaibigan, ano. Hindi dapat niya pabayaan kumakapit lang si. Ayun, again, combination by Cuarto, uppercut by Cuarto, counter right hand by Cuarto. Ayun, putok-putok na po yung ano, mukha ni Valladares, may tulak pa doon. End of round, ano na nga pala? Round 9? 8 pa lang ata. Hindi, end of round 9 na. Yan, so ito talagang bukang-buka na po, mga kaibigan. Yan, pinipilit ng mga Mexican corners na pahintuin yung pong dugo dito sa kanang kilay nitong si Valladares, mga kaibigan. Ito, round 10, championship round, mga idol. So, ito po ay, ano na, mga mahalagang rounds na ito. Ito, final instructions from Coach Nonoy Neri. Championship rounds, mga idol. Start of round number 10. Ito po, mahalagang mga rounds na po ito. Rene Marquardo coming out aggressive, mga kaibigan. Nagreklamo na naman to si Bal. Bakit ang dami mo reklamo, Valladares? Doon ka sa barangay. Ang dami reklamo sa referee. Okay. Sir Sean is at the ringside, mga kaibigan. Ang dami reklamo ni Valladares, mga idol. Hindi ko alam kung anong nare-reklamo niya. Oh, reklamo na naman. Ayun, nice left hook. Oh. Ano 'yun? Oh, si Sir Brendan, okay. Yung tape ni Cuarto, mga idol, pinapatapean ulit. Mamili Etilo po, Sir Nathan, KO talaga dapat. They will be looking for it. Putok na po itong mukha ni Valladares, mga kaibigan. Oh! Oh, bakit nag-minus yung referee ko yung Cuarto? Oh, nagagalit si Sir Sean, mga idol. Bakit nag-minus? Anong dahilan? What? Anong dahilan ng pag-minus kay Cuarto doon? I don't get it. Sorry. Anong... Tumal naman. Oy, ayun, tumama si Cuarto doon. I think Cuarto is going all in right now. Yun, nice jab by Cuarto. Round number 10, almost just 1 minute left. Under round number 10, mga idol. Hindi ko magets, ba't binawasan ng referee si Cuarto? Kung natanggal lang yung ano niya, yung
tape niya sa glove. Grabe naman, hindi ko mag-get. Sorry. Pati sila Sir Sean, very obvious, pati Sir Brendan, nag-react dun sa call ng referee. Okay, jab straight combination by Quarto. Anyway, we must look for the KO right now. Okay, end of round number 10. So far, ayan, si Sir Sean, medyo, ayan. Kinakausap ni Sir Sean yung referee. Gaano niya. And it is very obvious that the referee is actually giving Quarto Valladares enough time to recover. I don't get it. Bakit minainosan si Quarto? Ito na po, a start of round number 11. I think we need at least a knockdown, a clear knockdown, mga idol. And Valladares, rubbery legs na siya, no? Kailangan makakuha talaga ng timing dito si Quarto, mga kaibigan. Kapit na lang ng kapit si Valladares. Yun, nice combination by Quarto again. Jab straight, upper straight. Again, guys, no. Itong nangyayari ngayon, it's all parang more of a clinching na yung nangyayari. So at least I think we need to score at least a clear knockdown dito, mga idol. Almost 1 minute na lang natitira, round number 11. I think Quarto needs to push the action. Natatanggal na naman yung ano, yung tape ni Quarto. Baka na naman i-minus na naman sa kanya yan, sa kanan. Oh, ito. Oh, kasalanan ba nila kung natatanggal yung ano niya? Yung tape. Let's go. Quarto, push. We only got 23 seconds, round number 11. Sayang yung knockdown kanina, mga idol, hindi binilangan. And hindi din nila nireplay, mga idol. But I think mayroong mga clear punches doon na tumama, mga dalawa. Reklamo na naman si Valladares.
end of round number 11. So far yung round na yun, puro yakapan. Medyo mahirap skoran yun, no? Oh, so good. Nagbibigay ng instruction si Coach Nonoy to, ano, no? To attack dito kay Rene Marquarto. Pinapa-atake na niya yung bata niya. Yun, no? Maganda yung tama doon. Yun, replay, round number 11. Mas magaganda din pala tama ni Quarto. Tumama din naman pala si Valladares doon. Ito si Valladares, dalawang beses nang naging mandatory challenger ito, no? Isa kay Catadoran, ito to, isa naman kay Quarto. Kay Catadoran nga lang, draw sila, ano? So ito, 12 and final round, mga idol. Ayun, mabilis na jab agad, tumama from Quarto. Let's see kung makakakuha ba tayo ng at least knockdown dito sa round number 12. Yumakap na naman. Yumayakap agad si Valladares, mga idol. Left hook doon by Rene Marquarto. Bias yung unofficial scoring ninyo. Imposible. Yan. Quarto is trying, no? But yakap ng yakap na itong si Valladares, no? Yan. Umaatake si Rene Marquarto. Tumama ng jab doon si Valladares. He needs to score at least one clear knockdown, mga idol, itong si Quarto. Op, madulas doon. Yakap na naman si Valladares. Hindi sugod ng gusto ito si Quarto kasi kung didikit talagang ano, yayakap. Kailangan ito ma-timingan talaga. We only have 52 seconds remaining 12 and final round jab by Quarto. Si Valladares eh, pasundot-sundot na lang. And patakbo-takbo. This will be very interesting kasi iba naman yung official scorecard na ang nangangasiwa ay Meksikano. Iba din yung mga international neutral judges na nasa paligid. Again, ano, itong mga neutral judges natin, usually, isang Latino, isang Asiano, isang neutral, isang Western. Minsan naman, isang pikong ganito, Pilipino sa isang Meksikano, isang Pilipino judge, isang Meksikanong judge, at yung third one will be a neutral judge. Pero dito, I think, mga all neutral yata ito. End of 12 and final round. Si Sir Sean at si Sir Brenda na umakyat na sa gilid na ring. Coach Vincent umakyat na din. Pinupunasan na si Earth Champ Rene Marquarto. Coach Nonoy Neri nasa ringside, mga kaibigan. Ito. This will be very interesting, mga kaibigan. Kung ano po ang decision po ito. I think this will be this will be very interesting kung ano ang tawag nila sa kwa na to, sa decision na to. Yan, si Sir Sean nandito na sa gilid. Sir Brandon also. Ayan, may sinasabi si Coach Nonoy kay Quarto. Nakakatawa naman yung ano nila. Ito na, so let us
check kung ano po ang ano, kung ano po ang decision, mga kaibigan. Sa mga nagtatanong po, bakit po? Bakit nasa Mexico? Isa po kasi ang Mexico sa mga bumibili ng ganitong laban. Kahit po minimum weight, nagbibigay sila ng malaking premyo. Sa iba po, wala pong nagtatangkilik ng minimum weight, including US. Hindi po nila gusto yung mga minimum weights. So, one is Mexico, then Japan and Thailand. Yan po mga bansa na nagpo-promote ng mga minimum weight. So, if you want your fighter to earn money, eh dito kayo sa mga ano, dito kayo sa mga bansa na yan na lalaban kasi they are offering huge amount of money. Pilipinas, nagpo-promote din po ang MP dito, pero most of the time, papaluwal, mga idol. Papaluwal. So, let's wait for the decision, mga idol. So, supposedly, ayaw sana nating pa puntahin sa decision ng laban kasi nasa baluarte ng kalaban. But anyway, hindi pa rin yan ganun. Yung mga nasa judges pa rin pong decision dyan. Sila Sir Chan, kitang-kita, tatangkad eh. Ah, ito na, inaantay natin yung ring announcer. Ay, ako. Ayan, chinecheck na nung mga ano, no? So, parang ngayon ko lang nakita to, no? Before announcing the scorecards, i-chinecheck muna din nung commission yung scorecards. I mean, yung not the Mexican commission, but yung, sino yung head ng IBF na nandito? Ay, mga bossing, sa mga gusto magpa-shoutout, send na kayo ng Eddie Amon. Ito na. Hindi ko kilala yung IBF commissioner na. Palakpakan dalang dalang. El juez da la puntuación de 114 a 113. 114, 113. De El Filipin. Okay. Kay cuarto. Cuarto muna, 114, 113. First judge, cuarto. Oh, yung isa sa Mexicano, ito split nga. Y el juez C. Split. 115, 112. Una decisión dividida para el vencedor de este encuentro. Señoras y señores, anunciamos a ustedes cortesía de Boxers Promotions de ESPN Knockout al vencedor de esta pelea por decisión dividida. Split decision. Nuevo campeón mundial. Okay. Si Valladares, mga idol, split decision. Nanalo si Valladares, split decision, mga kaibigan. Niluto. Talo po ang Pinoy, mga boss. Ah, grabe. Yan talaga, mga boss. SD. Kailangan tayo mga magagawa. Kailangan talaga natin ito. Kailangan tulog para football. Sharap ko sa ating... Okay. Yung una, mga kaibigan, 114, 113 quarto. Pangalawa. Pangalawa, ano nga ba yung pangalawa? Narinig mo ba na kayo pangalawa? Medyo hindi ko narinig yung pangalawa, Espanyol kasi. Pangatlo, 115, 112, Valladares. So, mga kaibigan, split decision. Nanalo po si Daniel Valladares, mga kaibigan. MacDude, sunod-sunod. Ano sunod-sunod tal na MP Promotions? Yung Pitbull, nakita nyo ba? Mga sinasabi nyo dyan. But anyway, mga kaibigan, still, mga kaibigan, kwarto,
under MP Promotions, mga kaibigan, will still be getting big fights. That's for sure, mga kaibigan. Ganun talaga kapag minimum weights. If you want your fighter to earn money, you don't have any choice but to fight sa mga bansa na nag-entertain ng mga minimum weights. Kagaya niyan, Mexico, or Japan, or Thailand. Lalo na sa Thailand, napakahirap manalo dyan sa Thailand, mga idol. Kasi alam nyo na, no? Mahirap magsalita, pero, di ba? Alam nyo na yan. But, basag mo ka, pero panalo, sabi ni Kilkil. Well, wala tayong magagawa eh. Di ba? Pati yung minus kay, ano, kay Rene Marquarto. If yung minus na yon at yung second judge, in-score niya din yun ng 114-113, it could have been a split draw. Di ba? Well, anyway. Di ba? Sabi ni Navigator, ano naman kinalaman ng MP, asa ng critical thinking nyo? Oo nga eh. Well, ganun talaga. These people don't know shit about boxing. Di ba? Isisisi nila sa tadhana, isisisi nila sa kalikasan, isisisi nila sa kapalaran, isisisi nila sa mga alignment ng between ang mga nangyayari sa boxing. Ganyan talaga sa boxing. At least itong mga ito, nakalaban na ito. O, may million si Cuarto. Di ba? May million si Cuarto. Eh, yung iba nga, walang laban eh. Hindi nakalaban. O, Dan McLeod, si Cuarto kumita ng pera. Thank you, MPS. Si Cuarto po, may million. Yan. Yan, exactly, lazy dyan. Yung kanya pong knockdown na hindi iniskoran at yung bawas dahil lang sa tape. Sorry, hindi ko magets. Binawasan siya dahil sa tape. Di ba? Well, mga kaibigan, it doesn't make him as a fighter kay Cuarto. He can always bounce back. Ang mahalaga, he will be earning. This will be Cuarto's biggest payday. Yun po, mga kaibigan. So he can, he has an option to defend here in the country, but hindi siya kikita ng ganung kalaki. And meron din siyang option to go outside and to earn a lot of money. And ito na nga po yan, yung Mexico. Diba? But still, mga kaibigan, with the right people, Cuarto is under MP Promotions, under Coach Nonoy Neri, he will be managed properly, mga idol. And wala pong wala pong tulak kabigin, sapagkat this fight is Cuarto's biggest payday fight. Diba? So wala po siyang dapat ipanghinayang dyan. He can always bounce back, mga idol. Kasi, kung inyo pong malalaman, yung mga title fight niya po na nandito sa, Pilipinas, medyo hindi din po, kagaya ng sabi ko kanina, medyo papaluwal pa yung pera doon. If you're going to promote here in the Philippines na promotions nyo ang gagastos, diba, hindi po talaga makakapag-earn ng malaki. Ikaw pa ang gagastos, di ba ho? Ma'am Marilo Doquino, hello po. Again, mga kaibigan, kahit po nabigo si Champ Rene Marquarto, he will be getting the biggest payday of his life. So, it's boxing. May nanalo, may natalo. Ang importante, nakalaban. Kapag ka ikaw ay hindi nakalaban, wala kang pera. Yan. Sa Jambalaya, second una kay Tadoran. Opo, second title defense niya po ito. Una muna, kasi unang laban niya kay Tadoran, dun siya nanalo bilang world title, world champion. Pangalawang laban niya kay Tadoran, yun yung kanyang first title defense. Na ano din, kumbaga, papaluwal yun. Papaluwal, mga kaibigan. Kasi yung laban niya kay Tadoran, yung rematch, in order po yun ng ano. In order po yun ng IBF. So, wala po tayong ibang choice kundi po sila maglaban uli. No? And, having the fight here in the Philippines, talagang
wala kang ticket sales kasi yung mga Pinoy hindi yan nagbabayad ng ano. Hindi yan nagbabayad ng ticket sales lalo na sa boxing. Pangalawa, syempre nandito ka, ikaw ang magbabayad ng lahat. Very minimal yung purse na maibibigay sa mga fighters, no. The only way that they can earn big is if they will accept an offer in Mexico kagaya nito, in Japan, in Thailand, at sa iba pang mga ano. Lugi na kayo, wala pa sahod, sir. Ah, hindi po ganun, Sir Art Bilya. Sa boxing po, manalo matalo, ang purse po guaranteed. Okay po ba? Again po, sa boxing, manalo at matalo, meron po tayong tinatawag na guaranteed purse. Pag sinabi pong guaranteed purse, kahit po anong resulta ng laban, same po ang purse mo. Kasi prior to you, ano, stepping on the ring, may contract na po na yan kung magkano po ang matatanggap mo. Hindi po ito, ay pag panalo ka. Ang boxing, hindi po ganito ang boxing, ha. Hindi po ganito ang boxing. Pag nanalo, ganito ang premyo mo. Pag natalo, ganito lang. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Sa boxing po, guaranteed ang purse. Di ba po? Ang purse dyan, before the fight, dun yan inaayos. Let's say, you are the champion. Eh, syempre, mas malaki purse mo. Alan Aquino, hindi po nag-entertain ang US ng mga minimum weights. Mag-entertain man sila, ilalagay ka sa undercard lang. Ilalagay ka sa swing bout lang. Pero hindi ka gamukamukha nito na ilalagay ka sa ano, sa main event. Pagka US, kahit world title fight na ano, na minimum weight, undercard ka lang. Oo nga, Willie. Pero ganun talaga, ganun talaga. Again, we need to score a knockdown that time. Binigay naman, ano, binigay naman ni Cuarto. Hindi nga lang binilangan nung ano, nung referee. Oh, yung dulas na yon hindi nila ni-replay. May kasamang suntok eh. Yun, no? Pag iba yung referee na mas attentive, 'di ba? Doon sa trending luto, sabi ni Islahanan. For the win, may rematch clause po ba? That I'm not sure. Kasi po yung ano na yan, yung kontrata po nila na yan, eh sila po lang ang nakakabasa niyan. Channel ni Manoy. May bilang dapat yun eh, may kasamang suntok. Exactly, sir. Sir, channel ni Manoy 2.0. Dapat talaga. I don't know. Maybe medyo mabagal na reflexes ng referee. 'Di ba? I think dalawang suntok 'yung tumama. 'Di ba? Dalawa to, tatlong suntok 'yung tumama bago ano. Kahit pa nandun 'yung momentum eh. Kahit pa sabihin mo may tulak. 'Di ba? Pero kahit na may ganun, eh meron pong suntok na tumama. Combo yung tumama, sir. Yes. Di ba? Tapos, na-deduction pa siya dahil lang sa take. That's crazy, di ba? Pagkatapos, di ba? Again, di ba? We are not promoting yung iyakan kapag natatalo or iyakan kapag, di ba, yung sasabihin, pagtalo, talo talaga. Ganun eh, di ba? Yeah, tanggap naman namin yun. Yan. Yan. Sa ano po, sa boxing, ayun, yun po din yung gusto natin i-correct na information. Sa boxing po, manalo o matalo, yung guaranteed purse po na nasa kontrata ninyo, yun po ang makukuha mo. Minsan nga, kahit ikaw yung panalo, diba, most of the time, eh, kagaya niyan, kahit si Valedares panalo, ang mas malaki pong bayad, si Cuarto. Ganun po yun. Hindi po yan, pag nanalo, itong purse. Pag natalo, itong purse mo. Hindi po yan amateur. Sa amateur kasi, let's say sa amateur, ang winner will take home 1,000 pesos, losers will take home 500 pesos. Ganon sa amateur. Pero, hindi po ganon sa pro. Sa pro po, sa kontrata pa lang, nakalatag na po dyan kung magkano ang ibabayad ng promoter sa'yo. So, kung nandito sa promoter na to, René Mark Cuarto, ganyan-ganyan, will be fighting Valedares. The promoter, halimbawa, ganyan nasa, promoter will pay Cuarto $40,000 or $45,000 plus airfare for three, for example, ha, plus hotel, plus food, yan, mga ganun yan.
Hindi po dyan, pag na, if Cuarto wins, he will receive $100,000. If he loses, he will only receive $50,000. Hindi po ganun. Yan. Ano po yan? Nakatakda na po yan bago pa man sumampas sa ring. John Justin, pati mga manood, halatang masaya sa pagkapanalo. Oo nga eh. Halatang hindi masaya sa pagkapanalo ng kababayan nila. Ah, hindi ko na napansin yung mga audience eh. Channel ni Manoy, tapos siya pa ang na-deductionan. Sir, yung kalaban naman, yung sumasalubong ng yakap, kaya nauntog. Exactly! Eh, yung excessive nga na yakap, bawal yun, sir, eh. Yung yakap ng yakap. Diba? Mixed movement. Sabi ni verbal contract. Wala pong ganun. There's no such thing as verbal contract, sir. You cannot fight if you don't have a contract. Diba? Sino po na sa inyong naniniwala sa mga nagsasabing possible or ng parang existing ang verbal contract? Wala pong ganun. Diba? Diba? Wala pong ganun. Hindi po, wala pong katotohanan na verbal contract. Wala pong ganun. Lahat po yan di papel, lalo na sa mundo ng boxing. Diba? Staghill, walang ganun. Yeah, diba? Verbal contract, katang-isip lamang po yan ng mga taong wala pong kaalam-alam sa mundo ng boxing. Yeah, Willie Olazo, boss SB, tama, puro yakap siya pananalo. Exactly. Good man, kahit walang knockout or na deduct, si Cuarto panalo pa din siya from 9 to 12. Wala ginawa ang challenger. As challenger, you need to show something instead. Oh yeah, I agree. Naging, ang laro pa nung Valladares, parang siya pa yung champion eh. Paiwas-iwas lang. Eh, hindi dapat ganun. JNJTV, anong karma-karma? Yung nasa, walang laban lang yun. sa kapangayan, alam na ni Cuarto ang pakiramdam ng niluto nila si. Hindi naman ganun. No? Hindi naman ganun. Based on circumstances, nandun ako, sir. May cut. And then yung cut, ano na yun, doctor's decision na yun. So, hindi, ang hirap din manghusga sa doktor para sabihin ng sa doktor na, oy doc, premature yung call mo ha. Diba? Hindi naman tayo magmamarunong sa doktor. So, meron na po dun mga professional para mag-decide kung ano yung mga bagay-bagay, diba? Islano, walang verbal contract. Pagkatapos ng fight, may rundown ng mga kaltas yan sa purse. Yes, yes sir. Staghill, deduct na, na pala din yung tape. Oo nga eh. Biroin mo, biglang nag-deduction dahil daw sa, ano, tanggal yung tape. PSA, hello. Sir Rolando Yepes, yung mga lamok, pinaglililin lang mga sarili nila. Oo nga. Aldrin Abike, on the way na daw. Kaso ni Boss SG at kasama ka daw. Wala po problema, gawin po nila. Kaso about what? Sir Aldrin, kaso about what? Go ahead. Go ahead. Alan Aquino, Magsayo versus Vargas will be a good fight. Yes, Vargas mga kaibigan and Magsayo will be a hell of a fight mga kaibigan. Spearman TV, dalawa yung kalaban ni Chapo nga eh. And we can sense that, you know, they are giving itong Valladares extra time eh. Di ba? Kagaya nung pagpapakita ng sugat dun sa doktor, nung alam nilang medyo hingal na yung fighter nila. Hay nako. Saka kay Sultan mga idol, he is still waiting kung anong 'di ba? But while still waiting kung magbakante na si ano, si Inoue ng mga belts. Sabi ni Boss Juni Navarro, I think magpo-promote sa Zamboanga at ipapalabanin po si ano,
si Jonah Sultan. Pati yung doktor naging Catman na din, sabi ni Dennis Salangkun. Yeah. Mamaribik, SB, sarap tahiin ang referee. Oo nga eh. Galit din si Sir Sean. Wait, ano ba? Sagutin ko na ba? Wait lang, may mga chat sa akin eh. Aldrin Abiki, kaso sa ginawa nila Tata Ata, sa sabotage yun sa... Anong kaso ng sabotage? I will correct that man, mga kaibigan. Kung sino man nagsabi niyan. Yan ba yung may edad? I will correct that man. If you're going to say na sinindikato, sinabotahe, you need to prove that. How can you say na sinabotahe? Mismong triple biopsy, hindi nagpalaban. Mismong WBO, nag-strip. Discretion nila yun. Wala kang magagawa dun. Ito na naman itong mga kaipokritohan ng mga to. Di ba? Verbal evidence daw boss VSB. There cannot be. There will... there is no such thing as verbal evidence. Verbal evidence. You need to have a hard proof. Di ba? And international yan. Saan po kayo magkakaso? Sa UK? Di ba? Stephen, idol, ano masabi mo sa resulta? I think Cuarto should win at least split decision victory. Yan, sabi ni Orville Ortega. Learn the due process and law. Exactly. Mamilatilo. How can you say na, di ba, sabotahe? How can you prove a sabotage? Sige nga. Art Villa, walang habol sa sabotahe. Talo talaga pag ganun. Di ba? How can you say na, oh, nasabotahe sila? How can you say? Ang triple biopsy and ang WBO are separate entities. Di ba? Mag-aral nga kayo. Di ba? And if you guys have claims na, oh, sinabotahe, magsampa kayong kaso. Di ba? O, pakitaan tayo ng dokumento sa korte. Diba, sa tama yung sinasabi ni The Underground Culture, eh. Ano yung mga claims ninyo na sinabotahe? That needs to be proven. You need to have it proven first before you can say na, oy, sinabotahe. Halimbawa, may pinagbabawal na rule ng triple biopsy. Ginawa nyo. Sabotahe ba tawag doon? O, sa bagay, Jade D. Bro, SB, di na tayo nasanay sa mga lamok. Ano gagawin natin? Kung ang kaalaman nila hanggang dyan lang. Ay, so sa bagay, exactly. Thank you for reminding me, Sir Jade. Diba? We don't waste our energy explaining to these people that the reality of life if limitado ang kanila pong ano, kaalaman. Oy, Boss Alan K. Ayan. Hello, basta walang dati ba si Jan. Hindi dahil sa kanya, hindi mahawa na. Mr. Hughes Nelson, kung naiingit ka, ba't ka nandito? Ayan. Bakit? Ano sabi? Nelson, ano palang tawag mo kay Astrolabio na ginulpi yung Rigondo? Ano tawag mo kay dito kay sino to? Kay Isaac Pitbull Cruz na pinabagsak si ano? Si Gamboa. Ano tawag mo dun? Sabi ni Sir Nathan Lau, dito sa Japan, sirang-sirana ang ni... Well, yun po ang sabi din ni Mr. Honda when Sir Sean talked to Mr. Honda. Si Mr. Honda po yung Japanese promoter ni Inoue. Taken Promotions ba sila? If I'm not mistaken. Taken yata. Taken. Parang yun yata. Yan. So, yun na nga. Tama yung sinasabi ni Sir Nathan lang. Pinatunayan lang ng mga lamoks na utak nila nasa talampakan. Exactly. Diba? Orville Ortega, how many times I told you before, read and learn yan. Nelson Maligas, nako, basta ang importante, talo dahil sa inyo. Wala po kami. Ang boxing ganun talaga. Para sa inyong mga casual fan, matalo sa inyo is everything. Sa amin po mga kaibigan, it's okay, it's fine. There's always a next time. There will always be another day for our fighters. Diba?
eh pag nananalo kami, nasan kayo? Di ba? Ganun talaga. Di ba? Eh, mabuti na yan, si Cuarto. He will be getting the biggest payday of his life. Importante yon to, ano, to secure his family. May bagong ano siya, may bagong baby siya ata. Di ba? Hindi kagaya ng, alimbawa, hindi ka nakalaban, wala kang pera. Di ba? Again, ganun sa mga bago po sa, again, Sir Sean, Knuckleheads and MP Promotions, mga kaibigan, although 2019 lang naging president si Sir Sean sa MP, they are, he is actually doing this since the late 80s. Boxers are not forever, people. Okay, magsisimula ang karyer ng isang boxer, ibibuild up mo, magiging champion, yung magkakaroon siya ng magandang run, nasa peak siya, nasa prime siya, and then darating din yung time na papalubog ng araw for him, and then it's time for him to retire. Diba? Ganun po yun eh, normal po yun. Sabi nga ni Sir, Sir Mark, I've been in this business for 33 years. It's normal. Styles makes fights. Sometimes you win, sometimes you lose. The most important thing is, may nagawa ka ba to change that people's life? Di ba? Now, Cuarto will be getting, Cuarto will be getting the biggest payday of his life. So far. And he is not actually stopping there, mga idol. Ah, kay Gilbert. Oo nga eh, isa lang naman ang kilala nilang boxer, kaya ganun. May point ka dyan. Because if they know the structure of boxing business, di ba? It's just another day. It's just an ordinary day. Boss Alan, pero mas malupit yung pampano. Lemel Doroy, boxing is sometimes you win, sometimes you lose. Importante na ginawa ang lahat ni Cuarto, knockdown, binigay yung referee lang ang diferensya. Saluto Cuarto, better life. Yes, saluto Cuarto. He did his job trying to protect his belt. He scored a knockdown even though hindi binilangan ng referee. He was deducted 1 point by a mistake na hindi naman sinasadya dahil lang sa tape. Alisa Reyes, ang daya-daya, grabe naman nangyari. May point deduction dahil lang sa tape. Oh my, I don't get that. Mamaya po mag-uusap kami ni Sir Sean. Pwede ba mga idol, is it okay? Sasagutin ko lang sila, Sir Sean. May chat sa akin eh. Sir J. Hollywood, we miss you, sir. Yan. Yan, Sir J. Wait up, pwede po mga idol, just give me like 30 seconds to 1 minute. Is it okay? Para magsagot lang ako kay Sir Sean. Paalam lang ako, wait lang. Mga 30 seconds to 1 minute lang. Wait lang po. Because yung call ng referee, hindi makatarungan. And sa mga ganitong pagkakataon, Sir Sean is doing his job as a handler. He will be protesting kapag may mga maling tawag. But sa mga protest, even though may mga hindi na may overturn yung ano yung decision, sometimes if the complaint is actually eligible, or kung tatawagin may probable cause yung concern or yung complaint, nag-order po usually na naman yan ng rematch. So maybe pagka nag-order ng rematch, maybe neutral grounds, no? Basa muna tayo. Larry, hello JB. Ang importante lumaban at may naiuwi sa pamilya. Proud pa din bilang isang Pinoy. Kahit si Sir Manny natatalo din, exactly. Imagine si Cuarto, ilan pa lang talo niyan? Dalawa pa lang yata talo ni Cuarto. Maganda pa record niya. Diba? Yung isang apat talo, diba? Orville Ortega, sir, pa-shoutout wife ko, Jobel Rodriguez from Camotes Island, Cebu. Hello po sa inyo dyan, ma'am. Jobel Rodriguez, sabi ni Sir Orville Ortega. Hello po sa inyo.
Sir Larry. Sino to? Naniniwala pa ba kayo kay... Sabi niya kay David kahapon, uhulihin na daw ng pulis si David ngayong araw. Pag di nahuli si David ngayon, huwag na kayo maniwala mga pinagsasabihin. It's not true. Not true. Paano? Pag walang hinuling ganyan, ibig sabihin, you are claiming na ano kayo, fake kayo, nagkakalat kayo ng fake news. Di ba? It is not like that. Hindi yun ganun. Di ba? Bira. Marami din. Kagaya ng mga, ito, pagkukwentoan ko lang, yung mga sinasabi nila kahapon, meron daw nag-aabang kahapon dito sa City Hall, ay sa Hall of Justice. Wala naman po kaming tao dun kahapon. At wala din yung sinasabi nila, yung parata nila may binayaran daw kaming 6 na tao sa loob ng prosecutor's office. Hindi din po totoo yun. Ano yun, may mga sarili na silang reality na pinatataw mga pinaniniwalaan nila, and then yung listeners nila, ay ganun, okay, hindi po totoo yun. Nakita nyo yun, di ba, Ma'am Alisa? Nandun pa kami, umakit pa kami kila Sir Zion. Alam ni Sir Zion kung saan kami papunta kahapon. May pupuntahan kaming nagpo-proseso ng aming ginagawa. Hindi po kami dito sa Hall of Justice pupunta. Nag-claim kayong ganun. Ibig sabihin, you're, ano talaga, bunch of ano, of fake news people. Biro mo, nag-claim kayo na nakaabang daw, nakaano. Wala namang ganun. Wala pong ganun, mga idol. Wala kami dun. We don't care. Diba? Pagkatapos yung meron daw binayaran sa loob ng Office of the City Prosecutor, see? Kaya ako, hindi na din ako naniniwala na si Champ Nonito Dunayre noon ay hindi daw siya or ano yan, yung sinasabi noon na si Champ Nonito daw noon ay hindi daw nagtatagalog or hindi nagbibisaya. Ngayon hindi na ako naniniwala na ginawa ni Champ Nonito yun, because they keep on making up stories. Sa totoo lang, ngayon naniniwala na ako dun sa sinabi ni Champ Nonito Dunayre na it didn't happen. Walang nangyaring ganun. Walang ganon, Braveheart. Hinarang, magpakita sila ng evidence. Ni yung claim nga nila, wala silang papel na mapakita, di ba? Kami po, pag naglalabas kami ng announcement, anong meron? Facts. Papel. Di ba? Yes po, Sir Larry. Yung Jacqueline aka Mysterious Girl at Alvin aka Duco TV, sila po ay... ayoko muna magsalita. Again, hindi po kami nagsasabi nito. Baka sabihin na naman ng mga nagmamarunong, bakit sila mag-ano ng ano, ng obstruction of justice, mga ano ba sila, mga pamindi po. Ang nagsabi po nun, legal. Yung ito pong, yung hindi Alice Jackie talaga pangalan niya eh. Yung Jacqueline at yung Alvin Ducot, na meron kaming mga documents na siya ang kumukontak at na nag-pressure noon sa babae, si ang mismo pong mismong legal ang nagsabi na they can be after her and then suing her for obstruction of justice. 'Di ba? Nandun po yung pati yung chat nila at yung pamemeasure nila kahit dun kay Richard . Diba? Bira, yung mga fake news ninyo lalong nagpapakita sa amin dito na talagang mga claims ninyo wala, puro lang kayo ebas. Iyak na lang kayo, talo 1990. Talo 1990, iyak na lang kayo. At yung mga fighters po namin, again, they are earning millions. May laban. May sapat na natitira, ay may disenting tirahan, hindi nakikitira. 'Di ba? May pera, may milyon. Hindi po walang purse, hindi puro utang. Shoutout nga pala kay Sumbag, napanood ko yung video mo. Kay Sumbag TV. Wala talaga, hindi talaga matututo yung kuha na 'yan, tao na 'yan. Naintindihan mo na ako ngayon, Sumbag, no?
Tingnan mo, di ba? O, tusumbag. Nag-exert ng effort to defend yung mga tao na yan. Marlon Saez, si Lupo. Sir Rolando, ito lang. Kung walang kinatatakutan, umuwi siya. Exactly. Sir Liv, higit sa lahat, Bro SB, ang MP Boys active fighters. Dun pa lang pana. Exactly. Parang yung isa, inactive na yata, no? Halos maging isang taon na yata. Ichiban, nag-celebrate sila, kala, pati. Kaya okay na daw yung ayos na daw, pwede na daw makabalik sa Amerika si. Wala pong kinalaban yung kaso dito sa pag-revoke ng visa niya. Ang revocation po ng visa, mga idol, just to correct ha, yung pong mga na-misinform, yung pag-revoke po ng visa niya, may kinalaman po yun sa pag-aawol sa TGB. Hindi po yun sa kaso. Diniscuss na po yan ni Pogi for Life kahapon sa channel ni TUC. Again, as per TGB, in-inform po nila kami na March 14 pa yung visa revocation. They did that, although they didn't make any statements na publicly regarding that. But that is because of yung ano, yung nag-missing in action. Wala na sila, hindi na sila. Eh, ang sponsor po nila doon, yun yung na-overlook ng mga tao sa paligid nitong mga to na hindi nila nakita na going AWOL or leave without, absence without leave, going AWOL with the company who actually sponsored your non-immigrant working visa may affect your status. Ganun po yun. Wala po yung kinalaman sa kung ano dito, sa may kaso dito, wala. Yung pong visa na yon, TGB po ang ano nila doon, ang may discretion noon. Diba po? Sino po yung TGB? Sila Sir Tom Brown. Yan, sila Ma'am Margaret Goosen Brown. Margaret nga ba pangalan? Scott Jaden. Sir Ichiban, hello po. Ganun po yun. So ano lang, at tayo naman, balanse at tamang balita lang inaan natin dito. Walang kinalaman po yung ano na yun doon. In fact, kung may visa siya, pwede siyang pumunta ng US. Diba? Kahit sino naman. Because unless you are hot pursuit, diba? Sino po yung mga taga-kawani ng gobyerno dito? Unless hot pursuit ka or parang meron kang may flight risk ka, na risk na talagang tatakasan mo, doon po ang pinapalabas na order yung korte at sinasabihan ng immigration na ito hot pursuit case ito o ito hold departure order, yung mga ganung kaso po. Pero yung mga ganyan, mga idol, eh hindi po yan. Basta may visa kayo, Ang problema po dyan, yung sa TGB na revocation na visa, wala pong kinalaman yung kaso dun. Dennis Alandoni, ang yabang nga kagabi, sabi official decision account, tapos nagbanta pa umanda daw kayo lahat. Mga abogado niya raw, bahala sa inyo. Wala pong problema, let's bring it on. O may abogado po siya, may abogado po kami. Ang problema, yung dokumento po ba ninyo, mapapatunayan ninyo? Kami, may dokumento kami dito. Kayo lahat nag-umpisa nito. Ito na nga lang, isa na lang. Sinong nanira sa akin pinakauna? Di ba kayong magkapatid? O. Kapag ka po nag-hearing na sa korte, o sino mababacktrack niyan? Sino palang punot dulo nito? Ganon po kasi yan. Marahil napapaniwala nyo yung mga bago nyong aso ngayon taga-Kahol. Oy, kami ang biktima. Pero yung mga nandito since day one, alam nila yan. Sabi ni Leaf, inconsistent sila. Ang caption ni Kalapati, fabricated case is this. Walang ganyan in terms of legality, mga pat. Exactly. If dati sinasabi nila, peke daw. Oh, di ba? Ngayon, sinasabi nila yung peke, na-dismiss yung peke. Kala ko ba peke? Bioman, tingin nyo sir, may rematch clause laban ni Cuarto tulad ng kay Angkahas para
That I'm not sure, sir. Hindi ko alam yung exactong nilalaman ng contract. But I will ask. But kung may ganun man, let's say, I think Sir Sean will petition, nandun siya talaga eh, and he doesn't agree with the call. And if IBF found it out na medyo may pagkukulang talaga sa mga calls, they can order a rematch. Elena Santiago, ang tanong mo. Opo. Ay, wala po kaming pakialam diyan. Basta po ang 'di ba? Hindi po kami magsasalita dahil meron din po kaming mga alam mo na legal action po regarding that. Pero because, you know, again, they defamed us. They defamed me. 'Di ba? 'Yun pa lang na unang-una nung nandito sa kwarto ko plus yung babae nilabas nila defaming us. 'Di ba? Hindi po nila alam ginagawa nila. Sir Rolando Yepes, may ano din sir, hindi din maano kasi may ang sabi po ng immigration attorney sir, mahirap talaga pag revoke ang visa. Oh, yun po ang mahirap talaga kasi ano po yun eh. Bad record daw po yun. Kesa kapag ka, ano lang pag expired, pag expired na yung visa mo, you can ano apply and renew. Pero hindi na non-immigrant worker. Patunayan mo na lang kung ba't hindi ka nakapag-renew agad or nag-overstay ka dahil sa mga valid reasons. Let's say ikaw ay natenga ka dahil nagka-COVID ka. Yun, pwede yun. Opo. Ay, nag-overstay po ako kasi nagka-COVID ako eh. Pag nag-renew ka and then you have valid documents to prove that. Pwede yun. Lip, totoo yan bro, SB. Kapag revoke ka at i-reapply mo, sobrang slim ng chances. Yes po. Kasi ang revoke po, bad record po yun eh. Ibig sabihin po nun, yung nag-sponsor sa'yo na US company, eh, pag ni-revoke yung visa, mahirap po yun. Sila mismo nagsabi nun, ha? Sila Attorney Frank Ronzio. Kaya mahirap po yung revoke. Kaya sa mga nananawagan ako sa mga empleyado diyan at sa mga nasa US diyan na mga employee, maging mabait po kayo sa mga bossing ninyo. At wag po kayong mag-aawol. Kasi kung gusto niyo mag-alis man sa company, make a graceful exit, no? Magsabi ng maigi, makipag-communicate, resign ng maayos, 'di ba? Mag-render, yung mga ganun. Kasi hindi basta-basta yun. Pag nag-no-show ka na lang, tapos yung visa mo pala, let's say, sponsored ng company, they have the prerogative or the option to request for their sponsored petition to be revoked. Ganun po yun. So again, no, yan po ay as per TGB, ha? As per TGB. Kami din naman po, ako lalo na ako. Anong alam ko dyan? Hindi naman ako ng empleyo sa US. Wala akong alam dyan. But ang yan pong information na yan ay nanggagaling po mismo sa TGB. Sa amin, Dennis Salandoni, wala nga mapakita na papel na dismiss. Puro taon lang. Wala ba silang pinakita? Wala nga pala daw sila pinakita. Yeah, okay nyo say na, 'di ba? Kami pag when you announce something, let's say big announcement. Not enough yung bibiglang. Do you guys agree with me? Hindi po enough yung bibiglang. Kahit nga po sila yung mga journalist, sila James Yasat, may alam na silang confirmed na balita, pero pag wala po silang dokumento, hindi po nila ilalabas. Tama po ba, guys? Ganun po sa mga content creators. Halimbawa, may content creator na, oh guys, may balita kami, may i-announce ako. Gagawin natin ganito. Tapos, ito ang nangyari. Tapos, sasabihin mo lang, kapag po wala kang pinakita na documents, hearsay po may kukonsidera yan. Tama po ba? Di ba?
Pelmsi, hello. Liv, high chance of getting blacklisted pa bro if gagawin yun. Well, yes. Lalo na kapag naka-red flag. Pag naka-red flag, naka-alert, naka-alerto po pangalan mo. Mahirapan ka talaga. Naka-alerto. Boss Alan K, ano update kay Matabang Maitim ang... Ano daw? Maitim. Ang Singit SB. Balita ko magpapahinga. Ba't may Singit na nakasama, Boss Alan? Sino? Si Jacqueline? Oo po, kilala na po namin siya. Magagaling po ang intels namin eh. Yung Jacqueline na asawa nung alias... ano ba yan? Yung Alvin Boy Ducot. Oo. Kilala na po namin sila. Yes. And they are behind this. Sabi nung attorney po namin, hindi na muna ako magsasalita. Hindi na muna ako magsasalita. Basta, identified na po namin sila. Taga Cebu yung mga yan eh. Sir Rolando Yepes, SB, paano ba sumali si JC nyo? Sir, pakisabi kila, pinapasama ko kayo. Sino bang mga nandito? Mamarilo, hello. Sir J. Hollywood Cabrera, real talk. Basahin ko lang si Sir J. That wasn't just a normal, but that was a world title. FI, no, writing from me, but you can see when an MP fighter steps that line, there will always be battle ready. Like deep water ready, if maybe. Yes, sir. Yes, sir. Talagang nakaready sa giyera. Diba? Sir Rolando Yepes, yes po, can you please add Sir Teddy Gumban and tell him that I'm a long-time supporter of SB and he told me to be included sa GC as per SB. Opo. Yan, kung nakikinig yung mga ano ko dito mods sa and admin sa GC, no? Paki-add si Sir Rolando Yepes. Diba? Napanood ko yung kay Sumbag eh. Kahit dati, buwisit ako dun sa taong yun. Napatawag ako eh nung isang gabi eh. Kinumusta ko. Ikaw, bro. Ba't ako din yung... Oh, Boss Alan kay. Ikaw din. Siyempre. Sir Lewerot, nasa ano ba ka, GC ko? Gusto mo bang makita na namin ang identity mo, Boss Alan kay? Ha? O mananatili kang anonymous? Ito si Boss Alan kay eh, talagang pinapasakit ako nito sa kakatawa. Ba, okay na ako dito. Pero tingin ko kilala ka namin, no? Pag nakita ka namin, mabibisto ka na. Muhammad Alid, ako matagal nang hindi nanonood ng mga video ng mga vloggers na fake news. Puro salita, wala naman prueba. Kahit kapirasong solid lang ako dito sa TTFY. Oy, salamat Sir Muhammad Alid. Opo, ganun po kasi, you know, sa ito para sa lahat, ah. Kapag po kayo may, let's say, may announcement kayo, magpapakita po kayo ng documents. Pag wala po kayong pinakitang documents, again, hearsay po yan. Hearsay po yan. Pag po ko kayo claim without documents, let's say, may pinakita kayo, nandito sila, hinarang sila, paano nyo pwedeng patunayan yan? Can you show us proof? Can you show some pictures? No, you're claiming this, you're claiming that. Can you show us some documents? Leverot, yes sir, SB, nasa GC po ako. Pero yung mga nag-add, si na Teddy at Larsen at Glenn Ross. Can you please PM them, sir, ano ba ito, sir or ma'am, Leverot, to please add Sir Rolando Yepes. Matagal na to sa akin. Pepsi, yung title ng LS ng kabila, fake news datingan eh. Dito lang naman ako madalas manood kila SB. Sir Pepsi, salamat ah. Huwag na nga rito ng dubat, hindi ka nakabili. Rolando Yepes, lame reason yung ginawa nila kay Sumbag, greedy reason, pero pera-pera lang. Di ba? Kami kasi ah. We empathize dito sa mga kahit na minsan namin kalaban but ngayon ay nasa kaawa-awang kalalagayan. You know, because doon mo makikita ko sino yung mga may mabubuting puso eh. Again, inaway nila kami dati, trinash talk nila kami dati for them. Pagkatapos gaganyan ninyo yung tao, no, wala naman kayong palang mga puso't damdamin, ano.
Kasi ako, kahit pinagsalitaan ako ni Sumbag ng mga hindi magaganda, nung nalaman kong ganun, tinawagan ko yung tao, kinumusta ko. Eli, si Duwagan to, pagkas na yun, kaso nga hindi kayo makapagsampa. Di ba? Baka maunahan pa kayo. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Again, all here say Elisin. Prove it. Di ba? So be it. O, oh, harapin namin kayo dito. O, oh, kaya kayo yung de-depensa. O. Oh. Again, sa bagay, di ba? What's the sense of labanan namin yan ng mga salitaan lang na game nila? Hindi po kami ganun lumaban. Hindi po kami ganun lumaban. Legal po kami. Legal po kami. PM sent na po si GC7 ni Sir Leward. Salamat po. Oo, boss. Comedy talaga. PMC, masama pa rin yung ginawa nila nang dahil sa pera maniniyaka ka ng tao. Mga halangang bito ko ng mga unga. Sabi ni Ray Pardillo, SB ako din sa halimang din. Oh, sige, sir. Sir, Leward, pwede pang paki-ano din. Add nyo po si Leward kung anong FB niya. Boss SB, sabi ni Olgay dun, gawin po nila. We don't care. We don't care. Diba? Again, they cannot do it, you know, on others' behalf. And there's a process of it. Buti na lang kung ignorante kami dito. Hindi kami ignorante dito. Claim everything. While us, we are doing it silently. Hindi nyo alam. Diba? Hindi nyo alam. At hindi ako magsasalita regarding progress. Kasi... diba? Again, hindi kami all talk dito sa community na to. Jeffrey Villa, yun. Boss Alan kayo. Adobong kalupati, okay lang matalo na lumalaban hanggang dulo kesa naman sa KO. Yun. Adobong kalapati talaga. Yeah. These people, mga kaibigan, they don't know what they're talking about, mga kaibigan. So, kasi kung talagang alam mo yan, or talagang legit ka, ano ka lang eh, silent ka lang. Silent ka lang. Elisid, kahit walang mukha, okay lang. Wait lang, may re-replyan ako, may nag-text sa akin. Ayan lang ako, mga kaibigan. Hindi po kasi, ano, sa totoo lang, hindi po ako bilang, di ba, involved kami kahit sa mga legal process ng mga fighters ng MP. Hindi po yan ganyan kadali. And these people who don't know anything about what they are saying regarding legal matters, na kung sabi, kakasukan, you know, hindi nyo po alam ang sinasabi ninyo. Di ba? Hindi nyo po alam ang sinasabi ninyo at kung gaano po kahirap at ka-ano yan, ka-tedious yan. At hindi lang yun, plus the financial na inyo pong ilalaan. Di ba? Hindi po ganun kadali yan. At hindi po ganun ka-instant yan. Those types of cases, mga kaibigan, it will take a minimum of, you know, 3 to 5 years. Nagugulong po yan. Sa totoo lang, sino pong mga may experience dito sa kaso-kaso? Comment down below. Sir Jay, even when another Filipino is getting a bit of shine, even though it was a loose nonetheless, it was for a belt, but now how crazy this bro, instead of people celebrating quarto day on the quarto shit. Oh nga eh. Yes sir. Gerald Maduktok, yes sir. Di ba? Kami dito, kung kayo, masyado kayong, kasi they're a bunch of ano eh, mga sorry to say, no, mga ignorant
people na they are getting too excited about this. Oh, bukas may po. Hindi, it's not like that. There's a process. Ito ha, pag-uusapan natin yung due process. Napakatagal niyan. Sir Gerald, madukdok, salamat po. Sabi ni Leo, Rolando Yepes, hindi po ako yung mag-a-add. Nag-notify lang po ako dun sa GC to add you. Yan. Rolando Yepes, civil case, 20 to 25 years. Hindi po yung ganyang kadali. Eh, alam niyo po ba yung mga cases dito na nilalakad ng MP, tinatrabaho ng MP pag may mga legal battle, kahit yung mga athlete o kahit sino. Ang tagal po niyan. Years. Diba yung iba yan? 3 years na. Ongoing pa rin. 5 years na. Ongoing pa rin. Sir Chris Belgira. Hindi po yan. Ah, di ba yung mga vlogger na, lalo na yung mga vlogger na, oh, kakasuhan kita. Ito, kakasuhan kita. Do you know how much will it take for you to do that? Diba? Ako nga, nung ginanon ako, diba, nung siniraan ako nung magkapatid last year, I choose to forgive. But, ngayon, nang ginaganito nyo kami, you want to have this kind of, battle, we will give it to you. Diba? And we have the luxury of time. Diba? I have, you know, an organization behind me plus the solid community that we have. Diba? Tapos gaganon yun. Kayo, mag-ano kayo? Ah, bukas, nandito. Eh, hindi ganon yun. Baka kayo pa yung mag-ganon sa kakasalitaan nyo ng ganyan. Again, kami, we are doing our thing in silence. Dapat nga, hindi ako nagsasalita ng ganito eh. Pinagbabawalan kami magsalita ng ganito. Diba? Kaya yung mga claim, lalo na yung, ito yung nakakatawa. Yung mga nakakatawa, yung mga nagsasabi na, oy, ano daw, because of sabotage. Diba? Sabotage, how can you prove a sabotage? Isn't it very hard? And the organization involved, one is in the UK. Number two, the WBO. I think they are based in the US, yata. Or ano ba? WBO. WBC, Mexico yan. Mamari Lodukino, hello po. Diba sasabihin mo, ganit o bukas, kay Harry, nako, wala. Nakakatawa kayo. Yun na yung sasabihin ko sa inyo. Yung mga barbero, yung mga fake news people, kapag bukas, how can you say that if it only exposes you that you don't know the process? Hindi po yun ganun. Diba? Hindi po yun ganun. For you guys to talk nonsense like that, mas ma-ano pa po kayo, mas madadagdagan pa yung mga, diba? Sir Lever, sa mga gusto po sumali sa GC ni Sir SB, please add Sir Teddy Gumban sa FB. Yeah, opo. Sir Teddy, si Ma'am Glenn Rose, sino pa ba yung isa? Larsen yata, ano? Si Larsen yata. Yung isa sa admin ko. Sa GC. Si Ray Vargas, yeah, I think he's okay. He's a Mexican, no po. JR, may iba, idol, baka maisipan nyo magpagawa ng bahay, message mo. Dito kasi sa apartment, uniform kami. Oh, hindi ko alam kung hindi po yata pwedeng mag-ano. No? So far kasi, you know, sa akin, ano, I'm already satisfied with, you know, yung pagiging minimalist. Ayoko nang, di ba, masyado mo, di ba, one at a time. Di ba? And me, I'm just enjoying life, mga kaibigan. Di ba? Hindi po tayo masyadong pressured, di ba? Kasi, yung mga blessings po na dumadating sa atin, ninanamnam po natin yan.
Hindi po tayo, ganito, ganyan, pam, 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 tapos pressure, ganyan. Hindi naman, we are not here to please other people. O kailangan makita, hindi. We are here to please ourselves, mga idol, na nasaan ba yung kaligayahan natin? Diba? Diba? Hindi po yan, hindi po yan, ang kaligayahan po natin, hindi po nakabase sa opinion ng iba. Welcome bro, PM is Nakita, di gumban bora sa mga gusto sumali po sa GC ni Sir SB. GRRC, Magsayo Idol, parang lumaki na kaha. Malaki talaga si Champ Magsayo, mga idol. Malaki nga siya sa Feder eh. Oh, tsaka malapad talaga siya. Actually, mas malaki pa siya kay Senator Manny pag hindi siya reduce. Yeah, mukhang mahina pa nga nito ni Vargas, ang liit ng baba. Well, diba, syempre, huwag pa rin tayong pakumpiyansa, mga idol. Huwag overconfident kasi dun yan nag-aano eh. Pag sinabi natin, ay, wala yan. Ano lang yan, lilipad ulo yan, maman na yan. Kasi yung mga huling nagsabi niyan, hindi nakalaban eh. Diba? Hindi ba talaga kayang gawin ang title fight ng mga Pinoy sa Pilipinas na pag Pinoy ang champion, nag 'di ba yung last laban po ni Cuarto, world title po 'yun sa Davao po ginanap. 'Yun nga lang, papaluwal po yung pera. Hindi papasok, paluwal. Hindi po ano. Kumbaga ikaw kasi yung gagastos, ikaw magpo-promote, yung mga officials, judges, ililipad mo from their country, pupunta dito, i-hotel mo yan. Lahat, pati mga fighters na included sa card, ikaw gastos mo lahat yan. So, di ba? Hindi pa ganun, hindi pa tayo ganun kahanda to promote a world title fight dito. Siguro investment pwede. Yung tayo yung gagawa dito sa Pilipinas para lang manalo ng title. Pero yung kung gusto mo na kumita na yung fighter mo na world champion, kailangan mong lumabas. Ganun talaga. Kuya Eric Matigay, hello po. GRRR, sa totoo lang, dun pa lang sa laban ni Taduran, dalawang beses na sinerte. Rolando Yepes, may hirap dito ng title fight. Mga nanonood sa live mismo gusto. Oo, totoo yan. Yun po yung nakakalungkot eh. Kasi sa US, they are willing to pay, you know, big just to support you sa fight. Kahit yung mga Filipino community doon. Sige, we will support. We don't want free tickets. We will buy you know, as a form of support sa iyo. Ganun sila eh. Yung mga Pinoy na nasa abroad, hindi. The only way that we can support you is buying your tickets. Dito po sa Pilipinas, iba. Sige, supportan ka namin. Punta kami sa laban mo. Anim nga pala kami. Ay, matik na yon. Kailangan mo silang bigyan ng complimentary tickets, anim. Sir Gerald, maduk-duk. Salamat po, sir. Aba, Sir Gerald. So, kung po si Sir SB, matabil na raw masyado dila mo, sabi ng mga, sabi mga mokla. So, ganun po talaga kapag ka, nagsasalita ka ng katotohanan, hindi po matitake yan ng mga gamunggo. Oh, alam niyo na ibig kong sabihin. For them, it sounds, ano no, it sounds like yung latigo. It hurts sa kanilang mga tenga because nasasaktan sila sa katotohanan. Bumibili talaga ako PPB ni Manny, sabi ni Rolando Yepes. Jeffrey Villa, kaya bang umakyat ng light flight? Maybe. JR, problema kay MMM 123. Yan, pangatlo suntok niya short. Na-adjust na nila yun, Sir JR. Leo Root, libre ay lagi gusto ng Pinoy. Well, yun yung sad truth. Minsan nga, nagkakaalaskahan kami. Let's say, nung wala pang pandemic, nagpo-promote kami dito sa Pilipinas.
Ang dami talaga pag kahit televised yung laban, kahit i-line up namin mga may pangalan. Wala, ang Pilipino talaga. Chat sa'yo, bro, saan yung laban? Bro, may free tickets ba tayo dyan? Bro, may compli ba tayo dyan? Bro, makakapasok ba kami? Bro, ikaw na bahala sa amin ah. Bro, pag nasa labas kami, call na lang ako ah. Mga ganun, eh sa Amerika, di ba, ma'am, hindi na, thank you for the support ah, o ganito, pasensya. No. Hindi, ano kami, susuporta kami, bibili kami ng ticket. Ganun sila. Kuya Eric, walang may nabili ng ticket pag dito, maliban na lang kung household name ang lalaban, kaya may na ekonomiya ng boxing sa Pilipinas. Actually, nakakatampo nga eh, pagka one championship, binibili yung ticket eh, ang dami pa. Oo. Pag boxing, talaga, wala talaga. Gusto libre. Totoo yan, kahit nung panahon daw ni Sir Manny, sabi nila yung mga coaches na mga hindi ko napapangalanan, ganun daw talaga. Mamarilo, bobo kasi mga lamok, kaya di makaintindi kasi maganda paliwanag ni SB. Exactly, ma'am. JRR, ano to, Mala Marquez, bagalawan nito ni Marquez, ni Vargas, kung nakatayo lang to, harap delikado. So, kung possessor, bakit pa ba ayaw umakyat ni Jonas? Masyado mabibilis na nakakalaban niya sa bantam. Hindi naman, nagkataon lang. Styles makes fight, Sir Sorompu. Nagkataon lang na matakbi yung ano. Sino yun? Butler. Jake, mga Pinoy kasi libre. Na nga, nagreklamo pa. Oo. Ewan ko ba kung bakit ganun. VR FM, that time not sure. Wala naman kaming ano sa... Diba kung ano ng kampo nila nung balak na, hindi ko alam. Ang tanong diyan ang tanong diyan is yung meka ng boxing sa US, BRFM. 'Di ba? Makakalaban ba sa US? Yun yung mga tanong yun. Kasi nandoon yung ano eh. Nandoon yung meka ng boxing sa US talaga. Paano ba natin palakasin ang industriya ng boxing sa Pinas? Magandang tanong, JB. Kultura na kasi yan eh. It's a cultural thing, no, para sa akin. Nasanay kasi tayo sa mga Pilipino na for us yung ating way of support is by showing up na yung presensya natin nandoon, but not to the point na kagaya ng ibang bansa, mga first world country, na we will support you and we will be there because we were there, hence we bought a ticket, you know, to support your fight. In this way, we can support you. Sa Pilipinas, hindi po ganun. Pag hindi ka nag free admission, kapag hindi ka nagpapalabas ng mga complimentary tickets, lalangawin po ang event mo. Yun pong nakakalungkot. We tried to promote before, may pricing ticket, mura na nga, 200 pesos lang. Pero dahil dadating si Senator Manny that time, eh dahil may bayad, kakaunti pa yung tao. Nung malapit ng mag-main event, nag-free admission na lang para maganda tingnan sa TV. Kasi pag nasa TV ka, ABS yung partner namin nun. Pag nasa TV ka na butas-butas yung dami ng tao, pangit tingnan sa TV. Nakuha ka ng isang charger, sabi ni Dan. Palobat na ako naki. So, ang nagiging ending, kahit na, oy, sa una, kailangan pang magbenta ng ticket, pero dahil pangit tingnan yung ang daming bakanting silya, oh, sige, pasok na kayo. Nandiyan, darating si Mayor, darating si Sponsor, darating si Senator Manny. Nakakahiya naman kung ang daming bakanting silya. So, sige, pasok na kayo. Ngayon, yung mga last minute decision, usually talaga yung mga boxing event, sa dulo, nagiging free admission na. Kahit pagbentahan pa ng ticket, mga ano na talaga. Minsan nga, ano na lang, may 100 piso na ano na lang, admission, napakamura na. So, kung possessor, kapag bagalit ang isang tao sa'yo, kahit sabihin mo tama, sasabihin nila toxic ka pa din. Filipino culture ba yun o mokla mindset? Well, depende sa maturity ng isang tao. Meron kasing mga tao matured na if you correct them, they will thank you for correcting them. Pag mga ano naman talaga, mga dumb, i-correct mo sila, they will be mad at you.
'Di ba? Yung mga taong akala nila hindi sila nagkakamali, yun yung mga taong wala nang progreso sa buhay. 'Di ba? Sorumpok, ayan. Matix, JD, ano, Budoy, musta yung pinsan mo na nagtatago sa ibang account pero nalabas pa rin pang i-entitle niya. JD, thank you na. Sinong pinsan niya, Kuya Eric? Magkakilala pala kayo dito ah. Kapangalan lang ng pinsan ko, Matig, sa kaya naawa ako sa pinsan ko kung Marites ang pangalan, Dawit sa chismisan. Ah, may pinsan kayo na Marites ang pangalan. Kung ano, ginawang katatawanan ngayon yung pangalang Marites eh. Paano yung mga kakilala nating Marites ang pangalan, di ba? Na pagkakatuwaan tuloy. Sir SB, subscribe na ako kay Sir Pogi. Uy, Sir Gerald Madukduk, bakit hindi kayo naka-blue? Ito, naka-blue na kay Sir Gerald. Sorry sir, ngayon ko lang napansin ah. Sir Gerald Madukduk, shoutout sir. Joshua Kabebe, I think August yata sir. Kirby ka, talo ba si... Natalo po eh, split decision. Rolando Yepes, hindi ka toxic ang naglalahad na katotohanan. Sir Edwin, tapos na po. Sorampo, SB, ano naging issue ni TOC sa mga mokla? Share naman. Di na kami maka-update ka, ka-YouTube lang. Ah, opo, ano na din? Day attack, Sir TOC na din. Day attack, sumbag. They attack itong yung mag-asawa na mga may kaya, mayaman. Sila yung ano yung baby boy and si Ma'am Ina. They attack the couple too. Sino pa ba? They attack Sir Angel. Yung tumulong na taga-UK. Lahat po ng tumulong talaga using their efforts and financial ano means. Inaway po nila. Matig, si Reyna ng Marites SB, ha? Nagtatago sa ibang account pero the way mag-ask ng question siya talaga. Sino po? Sino, Kuya Eric? Sino po? Sinong, tawag ito? Anong account name? Goodman PH. To make our boxer more competitive, they should learn more about the basics like jab and straight. Hindi yung laging wide hook. Gusto lagi knockout. Remember, boxing is a scoring sport pa din. Yeah, you have a point. JB, yung trademark na Kaloka huli pero di ko lang. Sino yun? FLMC, good man PH. Agree sir, lalo na dapat may program din para sa mga aspiring boxers at sana masuporta na ng government natin yung mga atleta natin. Sir Felmsy, supported naman. If you're talking about yung ano ba yung mga fighters nating amateur na lumalaban sa mga international competitions like Olympics, supported yan ng Philippine Olympic Committee. May mga ayan gobyerno na ano dyan na nangangasiwa dyan. But yung sa professional, nagre-regulate yung Games and Amusements Board nun. Pero yung siguro na ahensya ng pamahalaan na magpupondo sa mga fighters natin, as of now, wala pa eh. Siguro, they are thinking yung mundo ng boxing as an established sport. Pero ang malungkot na katotohanan sa mundo ng boxing, only few can make it and a lot of, you know, fighters are, you know, talagang namumuhay sila ng salat. Minsan, kulang pa. Yan, lumabas yung trademark style, yung boss style na explain. JB, kilala mo yun bro, SB, best friend mo yun. Gerald Madukduk, Sir SB, ano po yung sinasabi niya yun? Dun sa Cavite na muntik niya, itataya yung buhay niya. About ba yun kay Sir Pogi and Mac?
Ha? Hindi ko po alam, sir. Dennis Magalona, panalo ba, Sir SB? Matix, the one who burned your house to know, Sir Mark. Kapitan Kamote, account name. Ah. Matix daw, ayan. Joshua Gismundo, Floyd Mayweather, Devin Haney, and Shakur Stevenson, yan dapat ang tularan ng Pinoy Boxers. Sweet science to hit and not get hit. I agree. Actually, ganyan yung pinapa-ano kong style sa anak ko. JB, possible mangyari kung si Sen Manny nanalo ng election. Pero time will tell. Bata pa si Senator Manny. Malay natin, maging isang president din siya in the future. Sabi ni Christine Terrado, panalo na po ba? Talo, Christine eh. Opo, split decision na loss against Daniel Valladares po. It's okay. It's fine, no? It's part of the game. Sometimes you win, sometimes you lose. And the most important thing is, yung fighter natin ay may million na iuuwi sa kanyang pamilya. Jake, Idol SB, bali, isa na lang champ. Opo, ang champ po ngayon ay si Champ Mark. Nag-meeting kami sa iyo. Opo, Cesar. Para sa iyo ba, ano mas importante at mahalaga? Utang na pera o utang na loob? Aba, mga pang Miss Universe na tanong to. Ay, para sa akin, utang na loob. Because it cannot be, ano, it cannot be returned. Na unlike itong yung monetary debt na tinatawag. Kasi pag may utang sa iyo yung tao sa pera, kuminsan yan, oy, siya pa yung galit, maniningil, ano? Okay, ito bayaran ko, tabla-tabla na tayo. Pero sa ano, sa utang na loob, ano mo ang nakasalalay diyan eh, yung kasi tinulungan ka kung kailan mo kailangan. Ganun yung utang na loob eh. Yung akala mo wala nang tutulong sa'yo, and then may isang tao na tumulong sa'yo, tapos na-solve yung problem mo. Hindi yun mababayaran ng pera. Sir J. Hollywood, fam, few time been ambushed to Dave Sin a few times. Now I F with, and I do express that 100% in other channels that my Ninja SB, you better check yourself before you break yourself. I was Bicholongo TV and okay, wow, thank you, Sir J. But you know what, Sir J, you better, you know, not spend your ano, your time or waste your time with this type of people na wala namang maipakitang facts, all hearsay, all fake news, diba? Dapat hindi na natin na ano pa yan, pinapatulan yung mga ganyang tao na wala namang tira yung mga yan. So, kasi, di ba, once na, ako, ganun ako eh. Once na napatunayan ko na, di ba, alam ba, you will be challenging me. O, kasi sige, I will expect a lot from you. Then, magkausap tayo. There's nothing you can offer naman pala, no? Sasabihin mo sa akin, oh, labasan ng documents, for example. O, lalabasan kita ng documents ng claim ko. Ikaw pala, all hearsay lang. Sasabihin mo lang, hindi, yun ang sabi sa akin ni Kwan eh. Eh, you cannot use that. Ibig sabihin, yung pinaglalaban mo, all hearsay lang pala. Di ba? O, tag dito. Hindi mo mapapatunayan yung claim mo. Doon sa akin eh. Tap, di ba, yung dalawang sinabi mo, pati yung isa, yung sinasabing engineer daw. Engineer ko, no? Pero nung inakyat ko, hindi nakapagsalita, di ba? So, mga ganong klaseng mga pagkakataon, eh, dun pa lang na gauge na natin sila kung ano yung mga capabilities nila. The next time, medyo wala na ako respeto, mababa na yung respeto ko sa mga ganun. Unlike yung mga tao, ito, alibaba, bibigyan ko kayo ng mga example.
si Sir Zion. Yan. Kahit nag-aaway sila ng kapatid ko and ni Bro Sherwin, yung respeto ko, andun lang. Hindi nawala. Because, talagang, every time, he is proving himself, hindi lang sa akin, sa atin, that he is always thinking logically. Yun naman yung nirespeto ko sa kanya. And sa ibang tao, ayan, kagaya nung ano, first time kong napanood because, di ba, nung last night na, two days ago na nag-live yung Madam Ina. Hindi ko sila kilala, pero the first time I watched them, I can sense that they are good people. Di ba? Helping lang. And then sila pa yung minasama itong tao na to. Itong visa na to. And pinakatangan sila na kung ano-ano, which is bad because hindi sila nag-stop. Unang-una ginawa nila sa akin, 'di ba? Doon ako yung pinaka-inuna eh. And then si Sir Sean Gibbons, and then ano na, ang dami ng taong ginanon nila, and yung mga tao pa nila na ginagawa ng ganitong mga pag-atake ng mga kwento ng kasiraan, eh yung mga taong totoong nakakatulong, 'di ba? Yung si Madam Ina, yung kanyang mister, no? We can sense the ano talaga yung kanilang ano lang eh, mithiin na tumulong lang kasi sila pa yung gaganon. So, sa mga ganong klase pagkakataon, these people also deserves our respect kasi sila, kahit hindi natin sila ka-grupo or ka-member ng community, but if you can sense that they're a good, you know, they are good people, mga kaibigan, eh, nare-respeto natin yung mga ganon. Mas mabigat yung utang na loob, sir, sabi ni Femso. Goodman PH, isa sa pinaka-fab ko na punch sa boxing na hindi ko masyado nakikita sa Pinay Boxers is yung straightless energy lang. Magagamit mo, tapos lethal special. Oh, yeah, I agree. Femso, mas mabigat yung utang na loob. JB, utang na pera ko, may git 1 million na abot utang practical. Oo, pwede din. Depende sa presyo. Kuya Ek Mutiga, nag-comment si Kapitan Kamote, nag-aanap ng kasagutan about daw sa pag-rec ng pangalan sa mag-ama. Pag-rec ng pangalan sa mag-ama. Ha? Patawa sila ang pasok ng pasok sa mundo ng Sokmed tapos nakahanap lang ng babara sa kanila. Ha? Sinong mag-ama po? Counter, talo ba o talo talaga? Oh, natalo po si Champ Quarto, but it doesn't matter. It's okay. Kuya Eric, nakahanap lang ng katapat sa YouTube. Akala mo, inalipusta na sila, samantalang magtawag sila ng kung ano-ano sa mga grupo. Okay lang, nako po, kung streets based lang tayo na chinelas na kita. Sino yan, Kuya Eric? Sino? Nag-comment ba? Nag-comment dito? Idol, Jeffrey Villa, idol, mag-dispute ba Sir Sean sa pagkatal ni Quarto or anticipate na pwede mo? That I'm not sure yet. Alamin ko pa. FMC, wala pa ako nakita na boxer na may style ni Ricardo Lopez. Hindi ko lalim. Rolando Yepes, yung utang na pera may kaakibat na utang na loob. Mugi for life. Hello. Kuya Eric, malabo, manalo si Vargas kay magsayo. Yes. Sir Gerald Madukduk, salamat sir. Sorong po Cesar, tingin mo sino mas lamang. Yung Sugar, eh, kilala ko yan. Oh, ano talaga yan, legit po talaga yan. Hindi yan, Navarro Boss, tanong ko lang, magkapatid ba si Danny? Ah, hindi po. JB, same lang, humiram ka ng pera, may utang na loob ka na sa utang sa taong pinagkautang mo, kaya responsibilidad mo, bayaran ang utang.
Ay, live ba si Sir TOC, Kuya Eric? Live po ba? Live po ba si The Underground Culture po? Magkasabay po ba kami? Live ba, Kuya Eric? Fishing TV vlog si Lo. Oo nga, Bro Sherwin eh. Bad trip na. Bakit okay lang. Nakting plan mo ako nito na ako. Wait lang po, that's a good time. Pinainit mo muna. Ito yung coffee na ano. Ay, ako. I don't know, brother, but I'll be lying if I say I don't enjoy it even more. So, fam, when I see you in action, like you flick a switch, and it's like another animal, bro, to be that quick with response and insulting, bro. Aba. Salamat, Sir Jay. Sir Jay. Gerald Madukduk yun. Jay Beam. Sheila Masilo, kung ganyan. Buksan mo nga yan, tingnan natin. Kuya Eric, nung isang araw, yung tinutukoy ko Sir Mark na live ni TUC na, nandun si... Nandun siya. Ah, nandun yung nagpapanggap na siya. O, ibang account. Yung bolero ilo po. Sorong po ilo po. Okay na ba ngayon si Pogi for Life at Boss Rich dun? Ah, hindi ko alam. Ito po, nandito si Pogi for Life. You can ask me. Ah, again, ako wala akong, wala din akong anything personal kay Kuya Rich dun. Hopefully, mababait naman din kasi sila eh. Lalo na yung asawa ni Sir Rich doon. Na hopefully, si Bro Sherwin, ano? Starting to reconcile with Sir TUC. Hopefully, kay Sir Rich doon din. Kasi, di ba? Naging mabait. Naging ano din yun sa atin. Once upon a time, nandun tayo sa kanila eh. Di ba? At naging maasikaso yan. Sila mag-asawa. Mainit ang pagtanggap, no? So, ako... Sa akin, sa totoo lang, kay Kuya Rich din mo. Yeah, isang ganyan, isang baso na. Wala akong ano sa kanya. Sir Gerald Matutok, Sir Pogi, naka-subscribe na po ako. O, yan o. Tingnan mo, Sir Gerald, o. Tingnan mo, hindi lahat pala talaga naka-subscribe kay, ano, kay Pogi for Life. Diba? Kailangan po natin na, ano, na ipaalala pa sa mga tao that, 'di ba? I-subscribe din natin si Pogi for Life. Diba? Jeffrey Villa, hindi naka-live si TUC. Ah, okay. Sheila Masalio, halata mga chikon. Ano yung chikon? Rolando Yepes, Sunny nung ina. Ah, sabi nung ina si I-A-E-O-U. Ano kaya yun? Ano kaya meaning nun? Sorry ah, baka may term akong hindi alam. Kagaya nung sabi lagi ni Sir TUC, may sinasabihan siya dun kay, ano, dun kay Niwe. Sinasabihan niya ng shampoo. Hindi ko magets, but shampoo? Ano yung shampoo? Ano din yung A-E-O-U? Ano yun? Hindi ko gets. Sorry, pero baka slang term yan na hindi ko alam, no? Can you explain that to me? Derek Clumsy, Lopo. Kaya Eric Matiga. Sino Rich doon? Ichiban, sabi ni Boy, si AJ daw na brainwash ni Zion at Madcat po. Come on, man. Sinasabihan pang na brainwash yung mga taong matatalino. Ang ganun. Servo, ang 2019. What's up? Olax na naman. Manok ng MP. It's okay, it's fine. May million yung tao. Diba? May million yung tao. Scott Myers, I agree po. But yeah, wala, nothing against him. Nung nandun ako sa kanila, even si Madam yung kanyang asawa, asikaso kami nun. And
sobrang ano siya. SB, idol ko kayo ng asawa mo, galing niya kumanta, ganyan. So, respect na. Hopefully, sila nila, bro, Sherwin, magka-ayos din sila, no? Ni Kuya Rich. Sana. Kasi it's better to, ano, to have friends than enemy. Diba? And know when to humble down yourself if needed. Kasi hindi din lahat, diba? Konting ano, akaaway ko na to katong. Mahirap yung ganun eh. Yung lahat na lang or madaming kaaway. Mas maganda maraming kaibigan. Sir Matigs, ito na. Kakabash mo ba sa mali spelling? Ako si Bontay Tina. Idol kita. Idol Pogi, what up on the... Patient TV Vlog. Boss SB, kailan palalaban ni Champ Porto? Tapos na po, sir. Kakatapos lang. Talo po eh. Sheila Masalio. Kayo, Kamponitaning. Ah! Aba. Tapos galing sa'yo, no? Aba. JB, walang nagagalit sa'yo. Bagkos na awa kami sa'yo hanggang dyan ka na. Pogi for Life. Shampoo means... So, aba. Okay. Ah, okay. Hindi ko alam yan. Sorry. Ignorante ako pagdating sa mga ganyang bagay. Sorry. Jeffrey Villa, Rene Marquanto vs. Daniel Valladares post-fight analysis play threat 15. Matig shampoo, another term ng... Okay. Alright. Hindi ko alam yun. Larry A-E-I-B-O. Ah, okay. Alright. Rolando Yepes, A-E-O-O, ay hindi makag-express yata ng idea spontaneously. Okay. Alright, shampoo, another term sa... okay. I don't wanna mention that. Okay, Al Ryan. Thank you. Al Ryan, supportahan niyo to si Al Ryan. I'll make you blue, sir. Yeah, I actually I learned what happened lately lang, Al Ryan, no? So you also got my support. Thank you, baby. Kiso ka. How about you? I think so. Opo. Mainit pa yung mamaya na. Matigs, ba baby? Ah, para kay... okay. Amo ko yon si AEOO, sabi ni... alright. Derek Lam, si Hilo po. Fishing TV Vlogs, shoutout sa'yo, Pogi for Life. Nakasubscribe ako sa'yo. Yan. Salamat po sa mga nagsusubscribe kay Bro Sherwin. Direct, shampoo means, okay. Hindi ko alam yun, ah. Fishing, ay, sayan naman, bawi. O nga, eh. Sorong po. Bro, SB, magkasundo-sundo na ulit lahat kayo. Team Manila, alam nyo naman sino mga ahas at mukla. Well, I agree. Now, mas lalong lumilinaw kung sino naman talaga yung, diba, yung nagpagulo. You know? Kaya, I'm encouraging my brothers, no? Si Bro Sherwin and Bro David, na huwag ituring kalaban yung mga hindi naman talaga dapat kalaban. Di ba? Because these people, you know, once upon a time, we knew how good they are, di ba? Anyway. Ichiban, Boy B sa IEOO ang tawag na pang-insulto ng Mangina. Okay. Mamaki Ludukino, yan ang bagong alias na binigay ni Mangina kay Boy B. Okay. Matig, spiko na Sheila Masalio. Bago ka mag-bash, aral ka muna ng spelling, basic na buhay yan. Alakay, salamat Lodi Silver Voice. God bless you in abundance. Salamat, sir. Pelmsi, matig sa Pilipino na yan, ha? Di pa alam spelling ng pikon. Oo nga. Sir Pelmsi, dumadami na din Sir SB yung nagigising sa katotohanan. Yun nga din yung ano. Yun din yung hindi ko mag-gets. Why these people are attacking the people who are really helping them, di ba? Sila Sir Sayo.
itong si Sir Angel, even Sumbag, and yung pinaka-latest, yung mag-asawa. Yung mag-asawa, yung Madam Ina and yung baby boy. No? And in the first place, when you try to listen to them, they are good people na ang tangi lang na ginawa ay sumuporta ng sa abot ng kanilang makakaya. Joshua Arenas, sila po. Sheila Masal, ba't ka mangatweran? Ay, Kuya Eric, alam ko na kung sino to. Pagamit-gamit ka pa ng pangalan na Sheila. Alam ko kung sino to. Si AEO to. Jay Hollywood, fam, I ain't writing, but it does take skills to talk like that. Similar to rap battle, freestyle, you need some type of level intellectually, and at times you ain't dropping shit on one cat, sometimes it's five at a time. Wow. Thank you, Sir Jay. Thank you. Yes, Mugi, yes. Tama yan. Nilaglag na lang. Good morning, baby Brent. How is your baby? How's my baby? Good morning. Kiss them. Kiss them. Are you pooping? Huh? Are you pooping? Baby, no? You want to watch TV? Baby? Huh? You want? Ang update po sa BOTY, malapit na po. Kinontak na po kami nila Sir Rendon. At sila Super Sam, kinontak na po ng staff. At abangan nyo po, napakalapit na po. May mga bago po kasing strategy si Sir MG ngayon and instruction sa amin. Kaya hindi nyo po kami makikitang magano. Lagyan mo din ako ng isa para mainom ko na agad. Hindi niyo po ako makikitang magbabanggit ng update kasi may strategy po silang bago. So. Tell si halata sa mukha nung nakasparin yun na yung pagsisisi nung pinabla na siya. Opo. Boss Alan K, exactly. Sayaka for life, more power, Sir Lodge sa SB and TTFY community. Meron na. Natutunan ito agad. Salamat, Ma'am Sayaka. Derek Lam siya, Boss Alan K. Sheila. Sheila, a.k.a. IAEOO. 10K para kay Vargas at nang matapos pagdaldal mo, SB. I doubt it. Wala kang 10K. The way you spell things, I can sense that you are now living freely. Free of responsibility sa isang bahay na maraming kalapate. That I'm not sure kung ano, kung sumagot si Hinyaga sa vloggers po, no? Sa Vloggers TV. Oo nga, bayad ka muna, pusta mo kay Sir Sean, di ba? Talo po si Quarto eh. Tayo, baby, yung tayo. Tapang. Sorry, fam. Tapang nito din. Tapang. Sorry, fam, last question. Bro, you guys were champions with Quarto, right? You the A-side, what happens when you go to their home as a visitor but a champ, you guys get compensated a bit more? Yes, actually, Champ Quarto will be getting much higher pay than Valladares po. So, Rompo, hindi masyado eh. Hindi po masyado.
Sheila, aka IEO. Ikaw ba 300k sahod mo? Depende. Oh. Depende. Ano bang ano na ba ang tanong mo? Mixture ba ng sahod ko sa boxing? Sa YouTube at Facebook? Sometimes more than that. Yes po. Depende. Niyaga, JB, hindi po. Hindi ko maiwan current job ko. Hindi ko din kaya i-side job yung sa vloggers. Ma'am Glenn Rose, what up, SB? Aba, ngayon ka lang natutok, ma'am, ha? Mugi, Leverot. Mugi, at least nakalaban at may bayad si Champorto. Yes. PMC, Sheila Masalio. Ha, iniba mo usapan, eh. JB, wow, mayaman pala si Sheila, 300,000. Tanong, wala, wala. Spelling pa lang. Busy lang, SB, okay. So, Rompo Cesar, we need to accept that this year is not for Filipino boxer. I believe luck come when preparation meets opportunity. Well, it's fine. It's fine. It happens, so Rompo. Again, being in this business since 2018, you know, it's normal. You know, ang kaibahan lang ngayon, may YouTube na kasi. You guys are also updated sa bawat naming galaw. But since 2018, when I started working for Sir Sean Gibbons, yeah, it's normal. Yeah, some fights, you win. Sometimes you lose. Sometimes it's a series of wins. Sometimes mayroong mga interval ng mga talo. It's fine. It's fine. Lalo na ngayon na napakarami ng fighter ng MP. Dati kasi, nung naging presidente Sir Sean, bilang lang. It's like, si Champ Jerwin lang. Dumating yung time yata, nung ano. Dumating yung time na parang si Champ Jerwin lang. Oh, totoo. Anong year ba yun? May taon na nung hindi pa nakinukuha si Marshall, si Magsayo, sila at yung iba, yung mga Sandman, dumating yung time na si Champ Jerwin lang yung hawak eh. And Champ Jerwin is like, you know, keeps on winning. So, dumating lang din yung time na dumami na yung fighters. Derek Lam, si Sheila, champion muna. Yes, Mugi. Oy, Maharlika, mahal kita podcast. Si Bro Diego to. Na home court si Cuarto, they ruled the KD as a slip. Tapos binawasan ng point sa tape. Never seen anything like it. Cuarto is the real winner. I agree, bro. That's the first time I've seen a referee deduct a point because of a tape na natatanggal. Never pa akong nakakita nun. Are they calling it intentional? But if it is intentional, di ba, dapat sana at least 3 warnings before they deduct a point. Absurd, mga kaibigan. I will clarify that to Sean. Definitely, he will protest that, mga idol. Hindi man ma-overturn yung resulta, but if kagatin ng IBF yung protest, they will order a rematch. Pepsi, lalong hindi na din champion yung di pa nga nakakalaban ulit. Tinalo pa natin din bang Hiniaga, it's a cooking show, sabi niya kay Maharlika, mahal kita. Juan Marcos, SB, ano oras ka pakainin ng dog food ni SG? Lagi naman po kaming tawag dito. Lagi naman po kami niya na pinapadalahan ng ano ng mga padala minsan yan. Sir Mark, here's the MoneyGrams. Here's the Western Union. Ayan. So, you know, diba? Blessing after blessing after blessing. Then, plus YouTube, plus Facebook na na-monetize na. So, you know, enjoying life. Diba? Now, we have the freedom ng, you know, na natin, ano, na wala sa atin nung tayo ay nangangamuhan pa.
And I cannot do anything about that if you guys mga may mga tao na naiinggit dahil sa 'di ba? Sa posisyon kung saan ako ngayon, may mga tao talaga na insecure kasi bakit si SB pa banjing-banjing lang, 'di ba? May ganito, may ganyan, 'di ba? Ganun kasi, 'di ba? Hindi naman po ako agad-agad napunta rito. I work hard for me to be in this spot, mga idol. Hindi din yan overnight. Diba? Parang rapo lang. Sinong mapapapunta dito? Oh, ikaw na. Silver Boys. Ikaw. Hindi ganun. Since 2018, when I joined MP Promotions, mga idol, I started yung sa Malaysia, Pacquiao Matisse. Pero before being in that position also, 'di ba? Ang dami ding panahon na I need to prove myself first to Sir Sean Gibbons. 'Di ba? Yung aking skills. Am I capable of doing these things na ganito ganyan kahit anong paggawa sa akin, go to guy nga eh, no? And nung yun na yung nangyari na yun na na-build na yung connection, yung trust, eh tsaka na po tayo nasa ganitong sistema. Pero hindi po yan overnight. Jade B. Juan Marcos Turto. Ah, Sheila, nasaan ka nung pinagpo-post ko si Isaac Pitbull Cruz? Nasaan ka? Yung malaki niyang laban na ipinanalo against dito kay Yorkish Gamboa. Sige nga, sagutin mo nga ako. Di ba? Sige nga. Eh nung laban nila ni Taduran, oh, parehas MP yun. Nandun din kami. Sige nga, paliwanag mo nga yun. Isang boxer lang kasi kilala nyo. Ganon talaga kapag casual fan ka lang sa mundo ng boxing. Jade B, Juan Marcos, ikaw ba napakain na ba ni dog food ni Boy Bisa o kanin baboy lang na binibisa? Derek Lamsey, Sheila si ayan. Rolando Yepes, Sheila, ang sayo bulok ang pag-iisip. Hinyaga Animations, Sheila, Masalio, napansin lang namin lahat ng kayo mga lamok, walang utak, bumalik ka na lang sa yung bognal na pinanggalingan niyo. Sheila Masalio, a.k.a. IAEOO, kesa naman sa Mona, sinira mo yung career. Yan. Yan, sabi Scott J. Durog si Sheila, a.k.a. IAEOO. JB, ayoko sana trash talking si, pero nang dahil dito sa Sheila na to, mukhang mababastos ko. Rolando Yepes, Sheila, uwi ka na sa Pinas kung matapang at narapin mo. Ang career ni hindi pa... Ah, okay. Ikwento mo sa iba kung ano tingin nila kung 1 year na inactive. Scott Jaden, Mugi for life, hello po. Mugi for life. Leo Root, Sheila Masilo, 2 times di nakalama, wala disiplina. Lautan na loob, sinira career, ano tawag mo dun? Pataas. Oh, may point ka, Leo, no? Hinyaga, tama ka, hindi pa bagsak, lubog na sa kangkungan. sabi ni Boris, asan ang proof mo na hindi bagsak ang career? Isang taon na walang laban, revoke ang visa, may... Actually, Sir Boris, we don't need to argue with these people because they have a separate reality. And that's the reality.
ganda ng gising ng baby ko. Armpit eh. Na. Walang binigay si Kuya Rashid yung ano, change kahapon. Ito yung mga dyan sa iba mo. Wala, parang... Okay. Ito lang. Mag-sombrero ka, baby. And they won't run away. Level root. Tama bra, ba Bronyaga, sabi ni Derek Lamsey. Mugi, pinakamaraming cancel fight yung idol. Oo nga. JB, pasensya na sa mga fan, pero itong PI na silan to, isa to sa mga nagpabagsakay. Exactly, yung mga ganyang klaseng supporters. Katokmol TV, Sheila, Masilia, mas bagay sa'yo. Al Ryan, low the estimated earnings ni kung hindi lang talaga umalis sa MP promotion. Yes. Mal, ano na sana, multimillionaire na siya. In dollars, ha? In dollars. Totoo yun. Mas recent pala lumaban yung retired 8th division champ natin, no? Yes, opo. And lalaban ulit si Senator Manny. Exhibition. PLMC, yung lakas mga asar dito pero deep inside masakit na. Ichiban, Sir SB, monthly ka po ba sinusweldo ng MP or binabayaran ka po pag may... Yes po, by ano po kami. Kumbaga, kung may event after ng laban, may ipapagawa, ganun po. Hindi po ito corporate, hindi po ito corporate style ng, diba, 1530 at hindi po ganun. Scott Jaden, Sheila, masali, di pa ba? Anong tawag mo sa 2 times di nakalaban? Hanggang ngayon, di pa. Oo nga, sagutin mo nga yan. Common sense yan, ha? Di ba? Lods, ano papel ni... Si Boss Joe. Dati po siyang president ng MP. Bago si Sir Sean. Opo. So, siya po yung pinalitan ni Sir Sean. But still, he is nasa Team Pacquiao pa rin siya. Isa po siya sa mga nangangasiwa ng MPBL. Yung pong pa-basketball, no? Ni Senator. Jeffrey Villa. Lumalangoy daw sa kangkungan. Lever Root, if natuloy laban niya kayo doon na rin, million dollar rich na siya. Tama yan, opo. Jade Vichel, ikaw ang nagbanggit dito niyan. Di na nga pinag-uusapan ni Diyos ko, Lord mo naman. Oo nga. Brave Heart, nonsense na sabi ng mga lamok. Katokmol TV, nasa MPBL na pala siya. Yes po. Yung laging nasa likod ni Senator Manny na bata-bata pa, na guwapings din yan. Yun si Sergio Ramos. Mugilo. Efren Mendoza. SB, paano yung isa na lang champion? Yes po, opo. Ray Pardillo. She, kapag, pero. Russell Rivera. Boss, parang inaalat ngayon mga fighters ng MP. Well, it's okay. Hindi naman po sunod-sunod. Prior to Jonah Sultan, panalo po kami ng malaki. Yung si Isaac Pitbull Cruz. Yeah. Ganun lang sa boxing. Sometimes you win, sometimes you lose. Importante, lumaban, nakalaban, may laban, at may pera. Katukmol. Oo, kilala ko yan. Kasama mo sa hotel sa'yo. Iba po yun. Magkapangalan po sila. Sir Katokmol, no? Sabi ko na eh, may mga makakahalata din yan. Si Joseph Ramos po na media partner po namin yan. Si Sir Joe Ramos na dating presidente ng MP, na yung Joe ay Joseph din. Yan po ang dati siyang, dati po siyang presidente ng MP Promotions. Pero po yung isang Joseph Ramos, yung kasama ko sa kwarto sa
Sa Las Vegas ba kami magkasama o sa LA? Yan po ay media partner po namin. Siya yung matangkad. Matangkad din yung dalawang Joseph Ramos na yan. Pareha six-footer. Six-flat, I think. Nakakaingit nga mga height nila eh. Pag magkakasama kami, Sir Sean, 6'1". Sir Brendan, 6'3". Sir Joe Ramos, 6. Joseph Ramos, 6. Boss Choi, 5'9", 5'10". Ang tatangkad nila, ako lang yung midget eh. Oh, grabe yun. Mugi, mas marami pang laban na matuloy si Boy Visa kaysa sa otol niya. Laban as in mga tinablat. Opo, eh, sabi po nung Madam Ina, sasampahan po niya ng kaso itong si Boy Visa. Hindi po kasi biro yung ano, yung mga inano po sa kanya, pinaratang na sila daw po si yung mag-asawa daw ay ano doon na yung mga paratang sa kanila? Na mera, namimera lang daw. Ginagamit lang daw pang ayan. Very absurd, very dumb, very idiotic yung mga paratang na binibitawan nitong visa na to. Dito sa mag-asawa na halata mo naman, pustura pa lang, di ba? Kung sino yung may mga may say talaga sa wala, di ba? Eh ako, hindi ko naman sila kilala eh. Yung sila Madam Ina. But the first time that I watched them, sabi ko, ano talaga ito? Rolando Yepes, hindi yung boxer na nagbablog sa sarili ng nagsashadow boxing ay may laban daw siya. Virtual na alam. Mugi for life. Delicats. JB, kumbaga sa volleyball team, ikaw SB ang libero. Oo. Kasi yung groundwork, akin eh. Lahat ng ano, ng paperwork, ako gumagawa. Biruin mo eh, grabe pala yung tulong sa kanila nung mag-asawa. Tapos, lingid sa kanilang kaalaman eh, binibira pala sila netong si Bisan. And hindi lang yun, may mga nakakatawang accusations na sinasabi pala nila na may relasyon daw yung ano, yung Sabel at si Kuya Jello. Grabe yung mga ganong mga paratang mga idol. For you to say that at para siraan mo yung mga sumusuporta sa'yo, hindi na namin alam kung anong klaseng pagkatao meron itong visa na to. Sir Jay, initially you are the shot caller. Why not let the Mexican come there? Just said, I know how hard this is, not so much elite fighter level, but I know the work and sacrifice these guys go through. And I also know it's about the dollars. Well, yes, sir. It's really sad, but it's part of boxing, Sir Jay. It's part of boxing. You know, sometimes you win, sometimes you lose. And merong time na magiging lagi kang panalo. May time din na mapapalubog na ang career mo. Meron darating dyan yung prime mo na, sunod-sunod ang panalo mo. Akala mo, wala nang katapusan ito. Pero darating at darating ang panahon, nalulubog ang araw sa karera mo ng boxing. And, ganun ano? Usually, sa mundo po ng boxing, they said that yung peak age or yung prime age ng isang boxer is from his early 30s. Papuntang mid-30s, yan ang kanilang kinukonsider na prime ng isang boxer, no? He will be blessed if, di ba, passing the mid-30s, active pa din siya. Blessing na lang yon, extra blessing na lang yon. Only, you can only name a few fighters na kahit 40 years old na, or pa-40, or late 30s, ay lumalaban pa rin. So, di ba? Blessing na yon. Let's say 36, 37, malakas pa rin katawan mo, blessing na yon. Pero usually,
diba? Ang buhay ng boxer, 40 years old, kailangan nakapagpundar ka. Kapag hindi ka nakapagpundar, pagka rockstar way of living ang ginawa mo, na gastos dito, gastos doon, hindi ka nag-invest, lahat papalabas, wala kang financial advisor, eh, you will end up broke. Kaya yung ibang fighters, mga idol, kahit hindi na kaya ng katawan nila, lalaban pa rin sila, yun na yung tinatawag na pera-pera. May, kaya po may mga ibang boxer na pumapatos po ng ganyan because wala na silang pera eh. Oh, wala nang pampakain sa pamilya, and dadating sa point na handa na nilang isugal yung kanilang reputation, yung kanilang record, para lumaban ng mga pera-perang laban na lang, magpa-knockout, halimbawa. JB, sabi ni JB, nako, mag-iingat si Boy Bisa, mas warrior ang nasa community nila. Baby boy. Well, maano eh, yung tao, based on my observation, ano sila, maayos na tao, sumuporta lang, and binira pa nila, di ba? Yung mga ganong tao, yung mahirap kalaban, kasi sabi nga nila, no, yung ang mabuting kaibigan mo sa mga kaaway. Eh, wala eh, hindi siguro natututo sa mga pagkakamali. Lahat kinakalaban, eh, wala tayong magagawa. JB, tapos dininay pa ni Bisa na di siya SBD, sakit nun, ouch pa sa out. So, bigay mo, pinagtatanggol siya ng mga tao na yun, dinidinay pala niya, no? Although for me, it doesn't matter, kasi sino ba naman siya, para mag, hindi naman siya yung boxer, di ba? Pero, ganun kasing feeling niya eh. Sir Jeffrey G, hello. Yung mga ganong klase ng tao na ano, na mga tumulong sa'yo, tapos babalahurain mo, may balik yan. Kasi kung gaano ka nila kayang tulungan, ganon ka din nila kayang ano, bigyan ng leksyon. Click clap. What about, you think he gonna fight until he is washed up and get KO'd over for 5 grand? I don't know. I'm not sure. If medyo may edad ka na pero magiliw ka sa mga promoters, pupwede. Darling of the boxing industry ka, pupwede. Ito kagaya ni Champ Nonito, kahit medyo may edad na, but he is still getting big fights. To be fair kay Champ Nonito, no? Pero mo nung pagkatalo niya kay Donaire, pinalaban agad siya for WBC world title kay Ubali, and he knocks Ubali out. Blessing yun for Champ Nonito, and bunga yun ng kanyang pakikisama sa mga big boss ng boxing, di ba? Kasi pagka wala kang magandang pakikitungo sa mga bosses ng boxing, eh yung mga yan, magkakarabing elbow yan eh. Pag sinabi, bro, tablado sa akin yan. Di ba? Eh pagka ginanun mo, eh maano ka din, somehow, pagka ibinulong ka ng ibang promoter sa ibang promoter, kahit umawit ka pa ng laban, hindi ka na makakakuha ng laban na ano, na magaganda. Idol, may interview si Coach Nonoy Neri sa plate, right? Sige, pwede po nating panoorin muna. Al Ryan, from Champ 2, ex-Champ, Salvatro, Jeffrey, and Quarto. Rolando Yepes, gaya mo SB at SG, mabuting kaibigan, delikado. Salamat po. Yes, Akil Tokro, I never really seen Quarto. This is the first time in a ring. And he looks the goods, like not gun shy at all. Is his coach, bro? If it is, then his world-class coach. Opo, Sir Jay. Si Coach Noy po ang kanyang coach. Shoutout sa USB. Abangan mo na lang, Counter. Wala po problema, di ba? Bring it on. Let's bring it on. Wag po puro aw-aw gawa po. Kagaya namin. Hindi po kami aw-aw. We walk the talk. Di ba? We walk the talk.
Di ba? Jade B, Sheila, Counter-Strike Man, Jade, Sheila Masalio, yan. Di ka na SB pagkatapos mong ba, ano? Batasin, si champ nun ito, babanggit ng pangalan niya sa, niya, Oko. Bastos, kailan ko binastos? Sige nga, maghanap ka nga ng, ito na mga manglabog na to. Kailan ko binastos si champ nun ito? Sige nga. I am challenging you. Maglabas nga kayo ng video na binabastos ko si Champ Nonito Donaire. I am challenging you, Boy Visa. Ito, yung Sheila Masalio. I am challenging you. Can you paste here the link ng video ko ng binastos ko si Champ Nonito? TTFY community, mga Silver Boy supporters. Did you ever seen a video of me na babastosin ko si Champ Nonito Donaire? Sige nga. Sige nga. Maglabas ka. I'm challenging you. Hindi mo alam sinasabi mo. Ngayon pa lang. Di ba? Makikita na agad na hindi mo alam sinasabi mo eh. Can you just give me even one link? Di ba? Na binastos ko si Champ Nonito. Excuse me. Di ba? It will just expose you. A-I-E-O-U. Never ko din is respect yan. Kahit nung unang beses kami magkausap last year. Di ba? O, pahiya ka ngayon. O, ba't iniiba usapan? Feeling victim? Di ba? Saan ang feeling victim? Di ba? Oh, tinatanong kita ngayon, maglabas ka ng facts, oh, 'di ba? Oh, mga lamok. Pag hiningaan ng facts, walang mababasa. Oh, sige, magbigay ka ng title na video ko o link na si Silver Boy sa Ibinis Respect, si Champ Nonito Donaire, maglabas ka. Sige nga. Kung murahin ko, oh, tingnan mo. Kailan po ako nagmura sa kanila, mga bossing? You don't know what you're talking about. Kailan po nagmura si Silver Boy sa kanila? Sige nga. Oh, survey. Meron ba ni isang video na ganyan ang ginawa ni Silver Boy? Ibig sabihin, ngayon ka lang nanonood sa akin. You don't know me. Nakikinig ka lang sa mga instructions sa'yo ni Boy Visa. O, ikaw yan, Boy Visa. I never disrespected the guy. Oh, bakit kapatid ko yung sinasabi? Ako yung sinasabi mo eh. Di ba? Oh, sa akin. Di ba? Prove it. Di ba? Kasi pag hindi mo napatunayan dito, tatablayin ka ng mga audience ko. Patunayan mo ngayon. Okay, patunayan mo na I disrespected Champ Nonito at minura ko. Sige nga. Saan? Maglabas ka ng link? Maglabas ka ng video title? Sige nga. I know Champ Nonito, nag-uusap pa kami dati kahit before sila magkaaway-away ng nila Bro Sherwin at nila David nung nagkasira sila sa TTFY. Kahit nung ayos sila sa TTFY, even we are competitors, hindi ako nangialam sa kanilang pagkakaibigan. Di ba? At kami din na nag-uusap and then we respect each other's camp mutually kahit na hindi ko hawak ang aking boss at sila Sir Memo Heredia. I never disrespected the champ. Even I am even advising them to to do things na para makaiwas sila sa toxicity. O dali, nako. Abangan natin. Prove it to us. Okay. Mainit-init pa. Oy, balik kayo. Mainit-init pa. Si Sir Sean po ay tumawag. So, nangunti tayo. Tawagin nyo sila uli. May i-announce ako. Fresh from Sir Sean. So, antayin ko muna kayo ha. So, si Sir Sean po ay tumawag. Mga idol. Abangan ko po kayo. Opo, tumawag kasi Sir Sean, Sir Jeffrey Gia. Tumawag po Sir Sean. So,
I will be disclosing yung Hive Baklang Toilo po. May mga updates po akong sasabihin regarding din sa laban na to. So, antayin muna natin bumalik yung iba. So, again, fresh update from Sir Sean. VP, talo po si Quarto. But ito, fresh update from Sir Sean. Directly from Sir Sean. Ngayon po, pine-prepare niya. Dadalihin niya daw sa isang kainan sila Quarto. But ito po yung kanyang gagawin. Mga idol, balik po kayo. Importante po ito para isahang ano na lang. Isahang announcement na lang. Wait lang, lever root. Wait lang. Good news ba, SB? Somehow. Alam mo naman si Bossing Sean, di ba? Bossing Sean Gibbons. Talagang alam niya na medyo mistreated yung ating pambato, gagawin niya lahat. So, pabalikin lang natin. Mag-isang daan, mag-i-start ako. 100 viewers. Para hindi na tayo paulit-ulit. Ayan, fresh from Sir Sean, directly from Monterrey, Mexico. Ganon si Sir Sean, mga idol, after ng laban, tatawag yan. Kasi iba yung point of view niya doon, ringside. Iba din yung point of view niya sa live. Sa dito sa TV, no? So tinanong niya ako kung ano yung tingin ko sa television, yung knockdown tinanong niya, and yung hindi niya mapaniwalaan yung nagdeduct daw yung referee dahil lang dun sa tape. Kasi may process pa yun, and before you made the deduction, warning muna, baka intentional yung pagtanggal niyo sa tape, ha? Warning number one. And then after that, warning number two. Pag ginawa mo ulit warning number 3, doon mag-deduct. Di ba? Hindi yung yung nag-deduct agad na, di ba? Yan, hello Sayaka. Ito na po, sige. Sasabihin ko na. Magsi-17 na naman tayo. Okay, tumawag po si Sir Sean. And tinanong niya kung ano yung aking palagay, no? Sa akin, patingin ko, tama yung 114-113 in favor of Quarto. At sabi ni Sir Sean, the deduction was also unacceptable. And the slip, yung knockdown, kasi hindi niya nakita, eh. Nandun siya sa may, na siya sa, kumbaga, yung angle niya, hindi niya agaanong, kung may mga nag-landing na, na patama. So sabi ko, Sir Sean, yes, like 2 to 3 punch landed cleanly. So, okay, so here's what we're going to do. May rematch pala na agreement. Okay, number one, meron pong rematch na option. And number two, we will see where we can do it, where we can have it na pinaka the best na option. Is it in the Philippines or other neutral country? So, yun po ang gagawin ni Sir Sean. He will coordinate with IBF and kanya pong ilalahatag yung kanyang mga saloobin. And i-exercise po yung rematch. So ito po, may rematch nga po as per Sir Sean. And this time, maaring Pilipinas or sa isang neutral country. Kung sa Pilipinas naman yan gagawin, basta manalo tayo yung belt kahit medyo mag-sacrifice tayo sa purse. Kasi pag sa Pilipinas talaga, ang malaking purse yung dayo. Yan. Yes po, may rematch po tayo. Yan, as per Sir Sean po yan, ha. The McLeod, opo. So, ayun po. And good news din para sa atin. Sabi ni Sir Sean. Sir Mark, and also good job. You work hard for this. Kasi yung mga visa, mga idol, brinaso lang namin yung talaga, yung Mexican visa. So, diba, kahit ganun na nangyari, meron na naman tayong 6 digits na paparating. Okay, so viva Sir Sean. Salamat. Yeah, so malungkot lang din kasi gusto natin sana manalo, but we will try to have Quarto, no? We will try. Mga boss, pwede bang magpaalam muna ako? Magko-communicate muna ako sa GC namin, nila Coach Noni Neri, nila Champ Quarto.
At hihingi lang ako kahit 15 minutes of his time, tapos maglalive ako with him para na din po sa inyo. So, again, no, Leo Root, salamat po. Again, may rematch po as per Sir Sean Gibbons. As per Sir Kinito, first time may nadeduct dahil sa plastic. Exactly, yun din po ang sabi ni Sir Sean. That's unbelievable daw po. So, yun po ang gagawin ni Sir Sean. They will work out dun sa, ano, sa option na rematch. And most probably, kung hindi sa neutral ground gawin, ay baka po sa Pilipinas. So, makikipag-coordinate lang po ako sa kanila. And we will try to have the champ and Coach Nonoy Neri. Okay po, wait lang po. Wait lang po at ako po ay makikipag-communicate po muna sa kanila ha. Magbabalik po tayo. Salamat po.